Ang daya mo, Marisa. Hindi mo man lang hinayaan na makauwi muna ako dito sa Pilipinas bago mo kami iniwan. Huwag ka mag-alala. Akong bahala kay Renzo. Katulad nga ng pinangako ko sa'yo nung huling nagkausap tayo. Aalagaan ko siyang mabuti at hindi pababayaan. Mamahalin ko siya at ituturing na parang isang totoong anak. Napatingin pa si Isabel sa 5 taong gulang na si Renzo na kasalukuyang nakaupo sa isang tabi habang kumakain ng sorbetes. Napabuntong hininga si Isabel at agad na ring tumalikod sa puntod ng kanyang pinsan na si Marisa. Nagtanong naman ang batang si Renzo. Ninang Isabel, uuwi na po tayo? Ngumiti ang dalagang si Isabel at tumango. Hinawakan niya ang kamay ng batang lalaki at lumakad na nga sila palabas ng sementeryo. Nang araw na yon ay kauuwi lang ni Isabel galing sa ibang bansa. 2 taon din siyang nagtrabaho sa gitnang silangan at sa muli niyang pagbalik ay hindi na pala niya maaabotang buhay ang kanyang pinsan na si Marisa. Si Marisa na tinuring na ni Isabel bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan. High school pa lang kasi sila ay tumira na si Marisa sa bahay nila Isabel. Wala na kasing mga magulang si Marisa ng mga panahon na yon. Malaki ang pasasalamat ni Marisa sa pamilya ni Isabel dahil sa ginawang pagkupkup ng mga ito sa kanya. Masaya din naman si Isabel sa pagdating ni Marisa sa kanilang bahay dahil nga ito ang pinakakasundo niyang pinsan sa tuwing nauwi siya sa probinsya nila sa Pangasinan. Magkaedaran lang din kasi sila nito. Sobrang mahal ni Isabel si Marisa. Kung kaya't ganun na lang din kasakit para kay Isabel, nang malamang tuluyan na siyang iniwan ni Marisa, buhat ng isang malubhang karamdaman. Nakangiti si Isabel habang pinapanood niya si Renzo na masayang nanonood ng TV sa sala. Kasalukuyang nandoon si Isabel sa dining table at kausap ang kanyang bunsong kapatid na si RC. At Isabel, sa totoo lang, naaawa ko dyan kay Renzo. Parang nangyari tuloy sa kanya ang nangyari kay Ate Marisa noon. Napakunot ang noon ni Isabel. Anong ibig mong sabihin? Sumagot naman si RC. Kasi tingnan mo, si Ate Marisa noon, high school pa lang nawalan na ng mga magulang. Kaya nga siya kinupkup nila mama at papa, diba? Tapos ngayon, parang nangyari naman sa anak niya. Ang masaklap pa, 5 taon pa lang si Renzo pero ulila na kaagad siya. Napabuntong hininga si Isabel at hindi niya naiwasan na maawa rin para sa batang lalaki. Nakuha niya ang punto ng kapatid niyang si RC. Kaya nga umuwi ako eh. Kaya rin hindi na ako babalik sa ibang bansa. Dito na ako magtatrabaho. Kasi ayaw kong iparamdam kay Renzo ang naranasan ng mama niya. Gagawin ko ang lahat para hindi niya maramdaman na wala na siyang magulang. Kasi ako mismo ang tatayo niyang ina. Sabay na napatingin si Isabel at RC sa batang si Renzo. Nakasalukuyang malaki ang ngiti habang nanonood sa telebisyon. Lumapit si Isabel kay Renzo at tinanong ito. Renzo, nagugutom ka na ba? Umiling naman ang bata. Hindi pa po, Ninang Isabel. Napangiti naman si Isabel at yumakap pa siya ng mahigpit sa batang lalaki. Handa si Isabel na maging isang ina para kay Renzo. Si Renzo ang naiwang anak ng yumaong si Marisa. 19 anyos kasi si Marisa nang mabuntis ito ng kanyang kasintahan. Nang malaman ng kanyang kasintahan na siya ay nagdadalang tao, ay naglaho na nga ito na parang isang bula at hindi siya nito pinanagutan. Mag-isang binuhay ni Marisa si Renzo. Tumigil siya sa pag-aaral at agad na nagtrabaho para maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang anak. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon siya ng malubhang karamdaman na naging dahilan para tuluyang maging ulila ang kanyang nag-iisang anak. Dahil nga sa pangyayaring yun ay nagpasya na si Isabel na manatili sa Pilipinas. Babalik siya sa dati niyang trabaho kung saan isang malaking offer ang binigay sa kanya ng dati niyang boss. At sa pagkakataon na yon ay handa siyang magsumika para mabigyan ng magandang buhay ang naiwang anak ni Marisa. Ang bango-bango talaga ng Renzo ko. Dito ka na lang muna maglaro sa loob ng bahay ha, para hindi ka agad madumihan itong damit mo.
Sambit ni Sabel habang binibihisan ang batang si Renzo. Sa umagang yun ay katatapos niya lang paliguan ang kanyang pamangkin. Lumakad si Sabel papunta sa balkonahe kung saan nagkakape ang kanyang kapatid na si RC. "Ate Sabel, tingnan mo itong kotse na nasa harapan. Kanina pa yan pabalik-balik dito sa harap ng bahay natin. Pero hindi naman bumababa yung driver." Napatingin din si Sabel sa itim na kotse na tinutukoy ng kanyang kapatid. Baka naman naliligaw lang siya. Baka may hinahanap siyang address na hindi niya matagpuan. Sumagot naman si RC. "Pero bakit dito sa harap natin siya palaging pumaparada?" Napakunot ang noo ni Sabel. Lalakad na sana siya para puntahan ang naturang kotse, pero agad na rin itong umalis. Muling nagsalita si RC. "Ayan, umalis na naman siya ha, pero tignan mo mamaya, siguradong babalik na naman siya dyan sa harap natin." Lumakad naman na papasok ng bahay si Sabel. "Hayaan mo na lang yan, wag mo na lang pansinin. Baka naliligaw lang talaga yung tao. Pakibantayan pala saglit si Renzo. Isisend ko lang yung mga dokumento na hinihingi ng dati kong boss." Dumiretso si Sabel papasok sa kwarto at doon ay binuksan niya ang kanyang laptop. Paulit-ulit na kasi siyang tinatawagan ng dati niyang boss sa kumpanya na dati niyang pinapasukan. Samantala ay masayang naglalaro na mag-isa si Renzo sa balkonahe. Binabantayan ito ni RC na nakaupo sa sala habang may kausap sa phone. Sa kasagsagan ng paglalaro ni Renzo ay nakita niya ang paghinto ng isang itim na kotse sa tapat ng bahay. Isang matangkad at gwapong lalaki ang lumabas mula sa kotse at tinawag ang batang lalaki. "Renzo, halika dito. Tingnan mo, may regalo ako sa iyo." Tumingin lang si Renzo sa naturang lalaki, pero ilang saglit lang ay lumapit siya dito at kinuha ang inaabot nitong laruan. Malaki ang ngiti ng bata sa binigay sa kanyang laruan na robot. Mula sa labas ng gate ay hinahaplos ng naturang lalaki ang buhok ng bata. "Renzo, gusto mo bang sumama sa akin? Marami akong ganyang laruan sa bahay. Lahat yun, ibibigay ko sa iyo." Napatingin si Renzo sa naturang lalaki. Bago pa man nakasagot ang bata ay nakita na sila ni RC. "Renzo, anong ginagawa mo dyan? Ikaw, sino ka? Bakit ka lumalapit sa pamangkin ko?" Agad na tinago ni RC si Renzo sa kanyang likuran. Seryosong sumagot ang naturang lalaki. "Nandito ko para kunin si Renzo, dahil mas may karapatan ako sa kanya kaysa sa inyo." Sumagot naman si RC. "Anong pinagsasabi mo dyan? Ate Sabel, halika dito bilis." Doon sa kwarto ay narinig ni Sabel ang pagtawag sa kanya ni RC. Sa tono nito ay halata ng dalaga na natataranta ang kanyang kapatid, kung kaya't dali-dali siyang nagtungo palabas ng bahay. "RC, anong problema dyan?" Doon ay nakita ni Sabel ang lalaking ngayon lang niya nakita. "Sino ka? Anong kailangan mo sa amin?" Ilang segundo bago sumagot ang naturang lalaki. "Ako si Ramon Hernandez. Ako ang totoong ama ni Renzo. At nandito ako para kunin siya." Saglit na napatigil si Sabel sa kanyang narinig. "Anong sinasabi mo dyan? Nahihibang ka na ba? Sa tingin mo basta-basta na lang namin ibibigay sa iyo ang pamangkin ko eh hindi ka nga namin kakilala? Kaya pwede ba umalis ka na?" Seryoso namang tumingin si Roman kay Sabel. "Handa akong patunayan na ako ang ama ni Renzo. At oras na magawa ko yun, kukunin ko na siya sa inyo." Ilang segundo pa na magkatama ang kanilang mga paningin ni Sabel at parehong matalim ang tingin nila sa isa't isa hanggang sa tumalikod na si Roman at muling sumakay sa kotse. Tapos ay agad nitong pinaharurot ang kanyang sasakyan paalis. Doon ay nakahinga rin ng maluwag si Sabel at niyakap ng mahigpit si Renzo. "Sige po sir, babalik din po ako kaagad kapag nakuha ko na yung mga requirements ko from Dubai." Sambit ni Sabel nang magpunta siya sa dating kumpanya na kanyang pinapasukan. Doon kasi muling balak magtrabaho ni Sabel dahil nga wala na siyang balak pang bumalik sa ibang bansa. Malaki naman ang ngiti ng kanyang dating boss. "Finally, may mag-aasikaso na ulit para bumalik ang mga dati nating kliyente." Malaki ang tiwala kay Sabel ng dati niyang boss
Isa kasi si Isabel sa mga marketing staff na nakapagpasok na maraming accounts sa naturang kumpanya. Nang araw na yon ay magpupunta pa sana si Isabel sa bahay ng isa niyang kaibigan, pero biglang tumawag ang kapatid niyang si RC. At Isabel, umuwi ka na dito sa bahay, bilisan mo. Bumalik si Roman Hernandez. Napakunot ang noo ni Isabel. Sinong Roman Hernandez? Sumagot naman si RC. Si Roman Hernandez, yung lalaki nagpakilala bilang tatay ni Renzo. Tila natigilan si Isabel sa kanyang narinig. Dali-dali siyang sumakay ng taxi para makauwi sa kanilang bahay. Nang makarating siya doon ay nakita niya nga muli sa tapat ng bahay ang naturang itim na kotse. Bukod doon ay may isa pang sasakyan na nakaparada sa tabi nito. Medyo nagkakagulo sa loob ng bahay nang makapasok doon si Isabel. Paulit-ulit kasing ginigiit ni RC at ng kanilang ina na hindi pwedeng basta-basta nalang kukunin ang batang si Renzo. Sumali na rin naman sa kaguluhan ang dalagang si Isabel. Sandali lang, anong ginagawa niyo dito? Ano bang karapatan niyo para angkinin ang pamangkin ko? Pwede bang umalis na kayo dahil kung hindi, tatawag kami ng mga pulis para ipadampot kayo? Napatingin naman si Roman Hernandez sa dalagang si Isabel. Sa unang tingin pa lang ni Roman sa dalaga, ay alam niyang ito ang magiging mabigat niyang kalaban para makuha niya ang kanyang anak. Seryosong nakatingin si na Roman at Isabel sa isa't isa at tila parehong nagmamatigasan. Hanggang sa nagsalita na ang abogadong kasama ni Roman Hernandez. Mrs. Isabel Narciso, ako ang attorney ni Mr. Roman Hernandez. Agad naman na pinatigil ni Isabel ang naturang abogado. Excuse me? Hindi pa ako misis, miss pa lang ako. Saglit na napatigil si Roman sa kanyang narinig at muling nagtama ang mga mata nila ni Isabel. Umirap naman ang dalaga sa gwapong binatang ama. Muling nagsalita ang abogado. I am attorney de la Paz. Nandito kami hindi para guluhin kayo. Gusto namin na magkaroon na maayos na usapan ang lahat. Itong kliyente ko na si Roman Hernandez, gustong kunin ang anak niya kay Marisa na si Renzo. Alam namin na mahirap talagang paniwalaan lalo pat ito pa lang ang unang beses na nakita niyo si Mr. Hernandez. Pero para maging maayos ang lahat, gagamit tayo ng scientificong paraan para mailahad talaga ang katotohanan. Magpapa-DNA test si Renzo para malaman kung totoong anak siya ni Mr. Hernandez. Bahagyang napayuko si Isabel. Attorney, paano po kung mapatunayan na siya ang totoong tatay ni Renzo? Kukunin niyo po ba si Renzo sa amin? Nagbuntong hininga ang abogado bago sumagot na kay Mr. Hernandez ang final decision. Kapag napatunayan na siya ang ama ng bata, siya na rin ang may karapatan kung saan niyo gustong dalhin ang anak niya. Nangilid ang mga luha ni Isabel sa kanyang narinig. Pero nangako ako kay Marisa na hindi ko pababayaan si Renzo. Narinig ng 5 taong gulang na bata ang mga sinabi ng abogado. Tumakbo ito papunta kay Isabel at yumakap. Ninang Isabel, huwag mo po akong ipapamigay. Naluha si Isabel at niyakap din si Renzo. Napatingin pa si Isabel kay Roman at napaiwas na lang ng tingin ang binatang ama. Kahit paano ay may naramdaman ding awa si Roman para kay Isabel dahil nakikita niya na talagang mahal ng mga ito ang naging anak nila ni Marisa. Kinagabihan ay maagang nakatulog si Renzo buhat na rin ng sobrang pagod sa paglalaro. Pinagmamasdan siya ng kanyang tita na si Isabel. Ramdam pa rin ni Isabel ang takot na mawala sa kanya ang pamangkin na si Renzo. Hanggang sa pumasok doon sa loob ng kwarto ang kapatid niyang si RC. Ate, may aaminin pala ako sa iyo. Napatingin naman si Isabel sa kanyang bunsong kapatid. Pinagpatuloy ni RC ang kanyang sasabihin. Sa totoo lang, nakita ko na pala ang Roman Hernandez na yun noong burol ni Ate Marisa. Pero hindi siya nagpakilala sa amin ng gabing yun. Basta nagbigay lang siya ng bulaklak. Hindi rin siya nagtagal at umalis din siya kaagad. Napapaisip lang ako, hindi kaya siya talaga ang totoong tatay ni Renzo? Sumagot naman si Isabel. Hindi pa nga lumalabas ang resulta ng DNA test. Pinapangunahan mo na kaagad. Paano kung niluloko lang pala niya tayo? Naupo naman si RC sa bakanteng upuan. Pero alam mo Ate Isabel, malaki rin kasi ang posibilidad na tatay talaga siya ni Renzo. Kasi tingnan mo,
Gwapo si Renzo. Pwedeng namana niya ang kagwapuhan na yun sa tatay niya. Aminin mo, gwapo si Roman Hernandez. Bahagyang tumawa si Isabel. Puro kababawan naman niya mga sinasabi mo, Arcy. Dahil lang ba sa gwapo siya, maniniwala na tayo na siya ang tatay ni Renzo? Napaisip naman si Arcy. Ate, hindi mo ba talaga nakilala ang boyfriend ni Ate Marisa na nakabuntis sa kanya? Umiling si Isabel at nagbuntong hininga. Wala kaming lihim na tinatago ni Marisa sa isa't isa. Pero ang bagay na yun ang isa sa pinagtalunan namin noon. Sinabi na lang kasi niya sa akin na buntis siya. At nang magpumilit ako na hanapin namin yung nakabuntis sa kanya, sinabi ni Marisa na nagpakalayo na nga ito at wala na siyang balak panagutan pa. Muli namang nagtanong si Arcy. Ate, paano kung si Roman talaga ang tatay ni Renzo? Ilang segundo pa bago nakasagot si Isabel. Wala tayong magagawa. Katulad nga ng sinabi ni attorney, mas may karapatan ang ama sa bata kaysa sa ating mga tita niya. Doon ay nakaramdam din ng lungkot at takot si Arcy dahil sa maaaring mangyari, maging siya kasi ay napamahal na rin sa kanyang pamangkin na si Renzo. Nakakasiguro ka ba talagang anak mo ang batang yun? Tanong ni Attorney Noel De La Paz sa kanyang kaibigan na si Roman Hernandez. High school pa lang sila ay matalik na silang magkaibigan dahil palagi silang magkaklase noong nag-aaral silang pareho sa Baguio. Pagdating ng kolehiyo ay pareho din silang nag-aral sa Maynila. Pero pumasok na ng law school si Noel habang si Roman naman ay nag-take ng engineering program. Kung kaya't sa kasalukuyan ay isang civil engineer si Roman na tagumpay sa larangan na kanyang tinahak. Nang gabing yon ay nandoon sila sa bahay ni Roman. Bukod kasi sa bahay ni Roman sa Baguio ay may sarili din siyang bahay sa Maynila na kasalukuyan niyang tinitirhan ngayon habang inaasikaso ang pagkuha niya sa naging anak nila ni Marisa. Sumagot si Roman sa tanong ng kaibigan niyang abogado. Sigurado ako. Noong panahon na yun, ako lang naman ang boyfriend ni Marisa. At unang kita ko pa lang kay Renzo, alam kong kadugo ko na siya. Nagsali naman ng alak sa baso si Noel. Kung sa bagay, kahit naman ako naniniwala na anak mo talaga siya. Nakita mo ba kung paano umiyak si Renzo kanina? Ganun na ganun ko umiyak ng mga bata pa tayo. Natawa na napapailing si Roman sa sinabi ni Noel hanggang sa nagbuntong hininga siya. Noel, gustong gusto ko na makuha si Renzo. Gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa kanya. Gusto kong maging ama sa anak ko. Kaya nasasabik na ako makuha natin ang resulta ng DNA test. Pero sa kabilang banda, naaawa ako para kay Isabel. Sa nakikita ko, halatang mahal na mahal talaga nila ang anak ko. Bahagyang tumawa si Noel. Naaawa ka ba talaga dahil mahal nila si Renzo? O baka naman naaawa ka kasi maganda ang tita ng anak mo? Huwag mong i-deny sa akin yan, pare. Alam kong pareho tayong nagandaan kay Isabel Narciso. Kitang-kita ko pa nga yung mga pasimpleng sulyap mo sa kanya kanina. Lalo pa nang nalaman mong miss pa lang siya at wala pang asawa. Natawa si Roman. Marahan niyang binato ng yelo si Noel. Tarantado. Naawa lang talaga ako sa tao. Nagpunta ako dito sa Maynila para kunin ang anak ko at hindi para maghanap ng asawa. Lalo pang nang-asar si Noel. Naku, hindi ba't mas maganda nga yun? Nakuha mo na ang anak mo, may freebie pang magandang asawa. Kapag nagkataon, edi hindi ka na maaawa kay Isabel. Win-win situation kumbaga. Gusto niyang magpakananay kay Renzo at gusto mo namang magpakatatay sa anak mo. Kaya kapag niligawan mo siya, then you two with your son will be a happy family. Mas maganda yun, di ba? Napailing na natatawa naman si Roman. Puro ka talaga kalokohan. Huwag mo nga akong itulad sa'yo. Hindi ako babaero na tulad mo. Ang mabuti pa, yung asawa mo na ang problemahin mo. Ano, makakauwi ka ba sa inyo ngayong gabi matapos makita ni Carla yung panty ng chicks mo sa kotse mo? Doon ay nakabawi naman ng pang-aasar si Roman sa abogado at napakamot na lang sa ulo si Noel. 2 linggo ang nakalipas ay dumating din ang araw na malalaman na ang totoong ama ni Renzo. Sa araw na yon ay nag-half day lang si Isabel sa trabaho. Bad timing pa dahil
nahirapan siyang makakuha ng taxi para makarating sa laboratory. Nandoon na kasi ang kanyang pamilya, pati na rin ang nasa kabilang panig na si Roman Hernandez, hanggang sa huminto ang isang dilaw na kotse sa kanyang harapan. Pagmamay-ari ito ni Jerome. Si Jerome ay isa sa mga katrabaho ni Isabel na noon pa man ay masugid na niyang manliligaw. "Isabel, saan ka pupunta? Tara na, iahatid na kita." Saglit pa na nagdalawang isip si Isabel. Hindi niya kasi gustong bigyan ng pag-asa sa kanya si Jerome dahil noon pa man ay alam niya na marami itong nililigawan at naging girlfriend sa kanilang opisina. Pero sa huli ay si Renzo ang iniisip ni Isabel. "Jerome, pwede mo ba akong samahan sa laboratory? Kailangan ko kasi makarating agad doon." Katulad ng inaasahan ay agad rin na pumayag ang binatang babaero. Sa loob ng kotse ay naikwento na rin ni Isabel kay Jerome kung bakit niya kailangan makarating sa laboratory. "Kung ganun, anak pa rin na Marisa yung pinopost mo sa social media. Akala ko anak mo eh." Ngumiti naman si Isabel. "Pamangkin ko si Renzo, pero anak na rin ang turing ko sa kanya." Tumango naman si Jerome hanggang sa nakarating na nga sila sa laboratory. Nang makapasok sila sa loob ay naabutan ni Isabel na tahimik ang kanyang pamilya. Mas lalo ngang tumindi ang kaba na nararamdaman ng dalaga. Nagtama pa saglit ang mga tingin nila ni Roman Hernandez. Napakunot ang noo ni Roman nang makitang may kasamang lalaki si Isabel at bahagyang nakahawak pa ito sa kanyang baywang. Hanggang sa lumingon si RC at nakita na nga niya ang kanyang ate Isabel. Makikita ang lungkot sa mukha ni RC. "Ate Isabel, lumabas na ang resulta ng DNA test. Si Roman Hernandez, siya ang totoong ama ni Renzo." Tila tumigil ang mundo ni Isabel sa bagay na sinabi ng kanyang kapatid. Muling nagtama ang mga mata nila Isabel at Roman. Umirap si Isabel at agad na kinuha ang resulta ng DNA test. Sa galit niya ay pinunit niya ito at umiiyak siyang tumakbo palabas ng laboratory. Agad naman siyang hinabol ng manliligaw niyang si Jerome. "Isabel, sandali lang." Huminga ng malalim si Roman at akmang lalabas din ng laboratory. Pero agad siyang nahawakan sa braso ng kaibigan niyang si Noel. "Roman, saan ka pupunta?" Sumagot naman si Roman. "Kakausapin ko si Isabel." Doon sa labas ng laboratory ay hagulgol na umiyak si Isabel sa balikat ng kanyang manliligaw na si Jerome. Ginawa naman ni Jerome ang lahat para tumahan ang dalaga. Hanggang sa nakarating na nga rin doon si Roman at naabutan na magkayakap ang dalawa. Saglit pa na napahinto ang binatang ama, gayunpaman ay lumakad pa rin siya palapit sa mga ito. "Isabel, pwede ba kita makausap?" Si Jerome naman ang sumagot kay Roman. "Pare, pwede bang iwan mo muna si Isabel? Nakita mo naman na umiiyak na yung tao." Nagsalubong ang dalawang kilay ni Roman. "Pare, hindi ikaw ang gusto kong makausap kaya huwag kang sumasagot." Huminga ng malalim si Roman bago muling nagsalita. "Isabel, naiintindihan ko kung masama ang loob mo sa naging resulta ng DNA test. Alam kong mahal na mahal mo si Renzo. Pero sana, maisip mo na may tatay pa rin siyang naghahangad na makasama siya. Huwag ka mag-alala. Pinapangako ko sa iyo. Aalagaan kong mabuti si Renzo." Napatigil si Isabel sa kanyang narinig at hinarap si Roman Hernandez. "Aalagaan? Eh di sana noon mo pa ginawa. Bakit hinayaan mo pang mawala muna si Marisa bago mo angkinin ang anak nyo? Sabihin mo nga sa akin, paano ko magagawang magtiwala sa taong hindi ginawa ang responsibilidad niya mula pa sa simula? Eh di sana noon mo pa ginawa. Pero anong ginawa mo? Tinakbuhan mo si Marisa, di ba? Tinakbuhan mo ang mag-ina mo. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na aalagaan mo siyang mabuti? Kailan ka ba niya nakilala? Ni pangalan mo hindi alam ni Renzo. Ni mukha mo ay hindi natatandaan ng pamangkin ko." Napaiwas ng tingin si Roman at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. "Isabel, alam kong marami akong pagkukulang sa anak ko. Alam kong marami akong pagkakamali na nagawa sa kanila ni Marisa. Pero sana, hayaan mo naman ako makabawi. Sana mapagbigyan mo naman ako magpakatatay sa anak ko. Kasi kahit hindi ko siya nakasama, matagal na panahon na rin ang hinangad ko na mayakap siya. Alam kong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko. Pero mahal ko si Renzo.
Mahal na mahal ko ang anak ko. Tumalikod si Roman at agad na ring lumakad pabalik sa loob ng laboratory. Napatigil naman si Isabel sa kanyang mga narinig. Doon ay nakaramdam siya ng konsensya dahil sa panghuhusga niya kay Roman. Ramdam niya ang matinding sinseridad sa mga salitang binitiwan ng totoong ama ni Renzo. Sa nakita niya sa mga mata ni Roman, ay ramdam niya ang matinding pagmamahal nito para sa kanyang pamangkin, kahit pa nga na hindi niya ito nakasama ng matagal na panahon. Isabel, hindi ka pa ba uuwi? Tanong kay Isabel ng isa niyang katrabaho. Sumagot naman si Isabel. Mamaya na siguro. Tatapusin ko lang itong final report ko. Alas 8 na kasi ng gabi ay nasa opisina pa rin ang dalaga na tila ba sinubsob na ang kanyang sarili sa trabaho. Sinadya ito ni Isabel. Sa gabi kasing yun ay ang gabi na kukunin ni Roman Hernandez ang kanyang pamangkin na si Renzo doon sa kanilang bahay. At hindi niya gustong masaksihan ang pag-alis ng kanyang mahal na pamangkin. Nababahala kasi si Isabel na baka hindi niya ito makayanan at tuluyan siyang hindi pumayag na makuha si Renzo. Alam din kasi ni Isabel na sa pagkakataon na yon ay wala na siyang karapatan sa bata. Lalo pa nga at may hawak ng matibay na ebidensya si Roman Hernandez na siya ang totoong ama ng batang lalaki. Alam ni Isabel na kahit pa nga na pumalag siya ay hindi na niya mapipigilan ang pagkuha kay Renzo ng totoong ama nito. Napatingin si Isabel sa wallpaper ng kanyang phone nang umilaw ito. Nandoon ang litrato nilang dalawa ni Renzo. Makailang text at tawag na rin ang natatanggap ng dalaga mula sa kapatid niyang si RC, pero hindi na niya ito sinagot pa. Napasandal si Isabel at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Lingit sa kaalaman ng dalaga ang mga eksena na nagaganap sa kanilang bahay. Kasalukuyan kasing pumapalag at umiiyak ang batang lalaki. Umaalma ito na sumama sa kanyang totoong ama. Ayoko! Bad ka! Hindi ikaw ang daddy ko! Sigaw ni Renzo na mahigpit pa rin na nakakapit sa baywang ng kanyang Lola Melinda na ina ni Isabel at RC. Saglit na napatigil si Roman sa kanyang narinig. Hindi niya naiwasan ang masaktan sa mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang anak. Gayunpaman ay inaasahan niya pa rin ito at handa siyang gawin ang lahat para magkasundo sila ni Renzo. Renzo, ako ang daddy mo. Diba gusto mo ng maraming toys? Marami akong toys sa bahay. Lahat yun, ibibigay ko sa'yo. Bruskong lalaki man tingnan si Roman pero nang sandaling yon ay halata ang pangingilid ng kanyang mga luha. Renzo, sama ka na sa akin. Sama ka na kay daddy. Nagbuntong hininga si RC at kinausap ang batang lalaki. Renzo, si Roman ang daddy mo. Kaya dapat sumama ka sa kanya. Kasi siya na ang mag-aalaga sa'yo. Mabait naman si Daddy Roman eh. Tingnan mo, ang dami niyang toys na ibibigay sa'yo. Sige na Renzo. Pilit naman nang inalis ni RC ang mga braso ng bata sa kanyang ina na si Melinda. Kinuha naman na itong pagkakataon na sa pilitang buhati ni Roman ang kanyang anak. Pilit pa rin na nagpupumiglas ang batang lalaki, pero hindi na ito hinayaan pa ni Roman na makawala. Napahagulgol na lang sa pag-iyak sina RC at Nanay Melinda nang tuluyang maisakay sa kotse si Renzo at umalis nga ito dala ng kanyang totoong tatay. Alas 10 naman na ng gabi na makauwi si Isabel sa kanilang bahay. Doon ay ramdam niya ang bigat sa kanilang tahanan. Tila binulabog ang pagkataon ng dalaga ng katahimikan. At isa lang ang dahilan niyon. Ito ay ang pagkawala ng batang si Renzo. Iyon ang unang gabi na wala ng Renzo na sumalubong kay Isabel. Ang unang gabi na wala na siyang kikwentuhang bata para lang ito ay makatulog. Nang magtama ang mga mata nila ni RC, ay isang matipid na ngiti lang ang sinagot ng dalaga. Tapos ay dumiretso na siya papasok sa kwarto. Habang nakahiga sa kama si Isabel, ay doon na niya hindi napigilan ang kanyang emosyon. Tuluyang pumatak ang mga luha sa kanyang mata na kanina niya pang pinipigilan. Ramdam niya ang matinding kalungkutan sa pag-alis ng kanyang mahal na pamangkin. Mabilis na nakatulog ang batang si Renzo nang makarating sila sa bahay ni Roman. Buhat na rin ito ng matinding pagod sa ilang oras na pag-iyak. Habang natutulog ang batang lalaki,
ay nakaupo naman sa tabi niya ang kanyang ama na si Roman Hernandez. Nandoon ang saya sa puso ng binatang ama na sa wakas ay nakasama na niya ang kanyang anak. Pero sa kabilang banda ay nandoon din ang lungkot niya dahil alam niyang hindi siya madaling matatanggap ng bata bilang kanyang totoong tatay. Pinagmasdan ni Roman ang kwarto na tinutulugan ni Renzo. Talagang pinasadya niya pa ang kwartong yon para sa kanyang anak. Makulay ito at napupuno ng maraming laruan na alam niyang ikatutuwa ng batang lalaki. Nasa ilang minuto rin na pinagmasdan ni Roman si Renzo bago niya ito tuluyang iwan at magtungo sa kanyang kwarto na katabi lang din ng kwarto ng kanyang anak. Kinabukasan ay nagsimula na nga ang pagiging ama ni Roman para kay Renzo. Maaga siyang gumising para makasabay sa pag-aalmusal ang kanyang anak. "Renzo anak, kain ka na. Masarap itong niluto ni Nanay Belia. Gusto mo ba itong fried chicken? Masarap to." Sambit ni Roman. Tahimik naman ang batang lalaki na hindi pa rin nagsisimulang kumain. Nagsalita naman si Nanay Belia na galing kusina. Si Nanay Belia ay ang tiyahe ni Roman na pinabiyahe niya pa mula Baguio para maging katuwang niya sa pag-aalaga kay Renzo. "Itong hotdog, baka gusto niya ito, Roman. Renzo, gusto mo ba itong hotdog?" Si Nanay Belia na rin ang naglagay ng hotdog sa plato ni Renzo. Sa huli ay kumain rin si Renzo buhat na rin ng gutom. Pero halata pa rin ni Roman ang lungkot sa mukha ng bata. "Renzo, mamaya magpupunta tayo sa mall. Tapos bibili tayo ng mga gamit mo. Pati na rin mga laruan mo. Gusto mo ba yon?" Napatingin si Renzo sa kanyang tatay. "Kasama po ba natin ang ninang Sabel ko?" Ilang segundo bago sumagot si Roman. "Renzo anak, busy kasi ang ninang Sabel mo sa trabaho kaya hindi natin siya makakasama. Pero kasama mo naman ako, 'di ba? Kasama mo naman si Daddy. Tapos isasama rin natin si Nanay Belia. Tatlo tayong magpupunta sa mall." Muling nagtanong ang bata. "Kailan po ako uuwi sa amin?" Natigilan si Roman sa kanyang narinig at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Mas lumapit pa siya kay Renzo. "Anak, ayaw mo ba dito kay Daddy? Ayaw mo bang tumira dito kasama ako? Masaya naman dito sa bahay. Kasi palagi tayong magkasama. Palagi rin tayong maglalaro." Napaiwas naman ng tingin si Renzo. "Namimiss ko na ang ninang Sabel ko." Doon ay hindi naman na nakasagot pa si Roman at nagkatinginan na lang sila ng kanyang tiyahin na si Nanay Belia. Ramdam din ni Nanay Belia ang bigat sa puso ni Roman dahil na rin sa pagiging mailap sa kanya ng kanyang 5 taong gulang na anak. Ilang araw na naging ganon ang tema sa pagitan ng mag-ama. Patuloy na naging mailap si Renzo kay Roman. Sa tuwing umuwi galing sa trabaho si Roman ay palaging si Sabel ang hinahanap ng batang lalaki. Kung minsan ay hindi na nga alam ni Roman ang isasagot sa kanyang anak. Dahil doon ay mahahalata ang pagiging tahimik ni Renzo at ramdam din ang lungkot sa mukha nito. Naiintindihan naman ito ni Roman. Gayunpaman ay handa pa rin siyang mag-antay ng pagkakataon para tuluyan na maging magkasundo sila ni Renzo. May mga pagkakataon pa nga na hindi pumapasok sa trabaho si Roman para lang makasama ang kanyang anak. Handa siyang magsakripisyo para lang dumating na ang pagkakataon na ituring rin siya ni Renzo bilang kanyang ama. Nasa mahigit 1 linggo ang nakalipas, kahit paano ay unti-unti ring nasanay si Sabel na hindi na niya kasama ang batang si Renzo. Kahit paano ay unti-unti na rin siyang nakakalimot. Nagagawa na niyang muling ngumiti at tumawa. Hindi tulad noong una na halos hindi siya makausap ng kahit na sino. Gayunpaman ay hindi pa rin niya maitatanggi sa kanyang sarili na sobrang namimiss na niya ang kanyang pamangkin. Nasa plano pa nga niya na bisitahin ito minsan at ipasyal. Ayaw din kasi ng dalaga na dumating ang punto na makalimutan siya ni Renzo at hindi na makilala. "Sabel, sasama ka ba sa amin ngayon?" Tanong ni Lina, nakatrabaho ng dalaga. Sumagot naman si Sabel. "Sa susunod na lang siguro. Medyo napagod ako sa event kaninang umaga. Paano? Dito na muna ako, ah. Baka nandyan na sa lobby yung binukong driver. Enjoy na lang muna kayo mamaya."
Agad rin na kinuha ni Isabel ang kanyang mga gamit at lumakad palabas ng opisina. Saglit siyang naghintay sa kotse na binook niya mula sa isang mobile application. At wala pa ngang isang minuto ay huminto na ang isang itim na kotse sa kanyang harapan. Agad na sumakay sa likurang bahagi ng sasakyan ng dalaga. Matindi ang pagod at gutom na nararamdaman ni Isabel ng mga oras na yon, kung kaya't nasasabik na rin siyang makauwi sa bahay. Doon sa biyahe ay ipipikit na sana ni Isabel ang kanyang mga mata para saglit na matulog. Pero napansin niya na tila iba ang kanilang dinaraanan. Agad na pinagmasdan ng dalaga ang paligid at nakumpirma niyang salungat ang kanilang dinadaanan pauwi sa kanilang bahay. Excuse me kuya, mali ata ang dinadaanan natin. Sa Pasay po ako nauwi, doon po dapat tayo sa EDSA dumaan. Hindi naman sumagot ang driver ng kotse at patuloy lang ito na nagmamaneho patungo sa maling daan. Doon ay nakaramdam ng kaba si Isabel na baka biktima siya ng kidnapping o anumang masamang loob. Kuya, itabi mo na, bababa na po ako. Doon sumagot naman na ang driver. Hindi pwedeng magbaba dito. Saglit pa na lumingon ang driver sa dalaga. Doon ay napatigil si Isabel nang makilala ang nagmamaneho. Roman Hernandez? Anong ginagawa mo dito? Bakit ikaw ang nagsundo sa akin? At saka saan mo ko dadalhin? Mahinahon na sumagot si Roman. Pwede bang tumahimik ka na lang muna dyan? Salungat naman ang ginawa ni Isabel sa pakiusap ng binatang ama. Anong tumahimik? Saan mo ba ako dadalhin? Alam mo ba na pwede kitang kasuhan ng kidnapping sa ginagawa mo? Pwede bang ibaba mo na ako? Uuwi na ako sa amin. Muling sumagot si Roman. Hindi nga sabi pwede. Tumahimik ka na nga lang dyan at magantay. Kailangan na kita makausap saglit. Doon ay nanahimik rin si Isabel pero nanatiling matalim ang tingin ng dalaga sa binatang ama dahil sa galit. Nang lumingon pa ito saglit sa kanya ay naiinis na umirap ang dalaga at tumingin sa labas ng bintana. Sa isang restaurant nagpunta si Isabel at Roman para kumain at para na rin makapag-usap sila ng maayos. Nasaan pala si Renzo? Bakit hindi mo siya sinama? Tanong ni Isabel habang kumakain. Sumagot naman si Roman. Tulog kasi siya nang umalis ako kanina kaya hindi ko na siya ginising pa. Tumango na lang si Isabel at hindi na muli pang nagtanong dahil puno na ng pagkain ang kanyang bibig. Pinagmasdan ni Roman ang dalaga at bahagya siyang tumawa. Ang ganda-ganda mong babae. Pero ang lakas mo palang kumain, no? Napatigil si Isabel sa kanyang narinig at uminom siya ng tubig. Diba sinabi ko na sa'yo na hindi ako nakapag-lunch kanina? Kaya gutom na gutom ako ngayon. At saka ikaw naman ang nagyayang kumain tayo, diba? Tapos ngayon nagre-reklamo ka. Huwag ka mag-alala. Ako na ang magbabayad nitong mga in-order natin. Nakakahiya naman sa'yo at baka naabala pa kita. Umirap pa si Isabel kay Roman bago muling kumain. Kamusta naman si Renzo sa inyo? Baka naman pinapabayaan mo ng pamangkin ko, ah. Nakausap ko ang attorney namin sa office. Kahit pa na ikaw ang ama niya, pwede ko pa rin mabawi si Renzo oras na mapatunayan kung pinapabayaan mo siya. Sumagot naman si Roman. Huwag ka mag-alala, hindi ko pinapabayaan si Renzo. Pero siya rin talaga ang dahilan kung bakit gusto kita makausap. Napatingin si Isabel sa binatang ama. Nagbuntong hininga naman si Roman. Ikaw ang palaging hinahanap ni Renzo. Nakikita ko yung lungkot niya mula nang mapunta siya sa poder ko. Palagi siyang tahimik tapos walang ganang kumain. Natatakot lang ako na baka magkasakit siya kung magpatuloy na ganun siya sa bahay. Isabel, tulungan mo naman ako. Sumagot naman si Isabel. Eh kung sa tingin mo na nalulungkot pala si Renzo sa inyo, mas maganda siguro na ibalik mo na siya sa amin. Kasi sa amin, siguradong mas magiging masaya siya. Umalma naman doon si Roman. Isabel, alam mo naman na hindi ko pwedeng gawin yun. Ako ang ama ni Renzo at gusto ko na lumaki siya na ako ang kasama niya. Gusto kong mamulat siya na ako ang kinikilala niyang magulang. Huminto sa pagkain si Isabel at napasandal siya. Kung ganun, ano ang plano mo? Ilang segundo bago sumagot si Roman. Yun nga sanang ipapakiusap ko sa'yo. Kung pwede sana, samahan mo si Renzo habang kinikilala niya ako. Kasi alam kong sa lahat ng tao,
Sa'yo pinakakomportable ang anak ko. Bahagyang tumawa si Isabel. Ano? Gusto mo na tumira ako sa bahay mo? Matipid nang umiti si Roman. Parang ganun na nga sana. Lalo pang tumawa ang dalaga. Mr. Roman Hernandez, nahihibang ka na ba? Sino ka ba sa palagay mo para pumayag ako sa gusto mo? Eh parang ibabahay mo na ako dahil sa gusto mong mangyari. Nagpaliwanag naman agad ang binatang ama. Hindi sa ganun, Sabel. Itong pakiusap ko, hindi naman to para sa akin eh. Para din to kay Renzo. Para sa pamangkin mo. Hindi ko na maatim na makitang nalulungkot siya. At ikaw lang paraan para maging masigla siya ulit. Hindi naman ito magtatagal eh. Kapag nasanay na si Renzo na kasama ako, pwede ka na ulit bumalik sa inyo. Kasi sa katapusan nitong taon, matatapos na rin ang company project namin dito sa Manila. Kaya babalik na rin ako sa Baguio. At sa pagkakataon na yon, isasama ko na si Renzo. Napaiwas ng tingin si Isabel. Kung ganun, ilang buwan na lang din pala at talagang malalayo na si Renzo sa amin. Nagbuntong hininga si Roman. Kaya nga sana bago mangyari yun, masanay na si Renzo na kasama niya ako sa buhay. Yung tipong kinikilala na niya akong tatay niya. Ikaw lang naman ang mas nakakakilala sa batang yun. At ikaw rin ang makakatulong para mas maging malapit kami sa isa't isa. Inabot pa ni Roman ang isang kamay ni Isabel na nasa mesa at tumingin siya sa mga mata ng dalaga. Isabel, nakikiusap ako sa iyo. Napatingin din si Isabel kay Roman at nakita niya ang sinseridad sa pakiusap nito. Napabuntong hininga si Isabel at matipid ng ngiti ang sinagot niya sa binatang ama. Pero bakit kailangan na tumira ka pa doon? Bakit hindi na lang niya ibalik dito si Renzo kung nalulungkot na pala doon ang bata? Sambit ni Nanay Melinda na ina ni Isabel. Kasalukuyan naman nag-iimpake ng gamit ang dalaga. Ma, hindi nga po pwede dahil napatunayan na nga po na si Roman ang tatay ni Renzo, diba? Wala na po tayong magagawa doon. Naupo naman sa gilid ng kama si Nanay Melinda. Oo nga, alam ko yun. Pero bakit pati ikaw kukunin ni Roman sa amin? Anak ka rin ba niya? Hindi naman, diba? Problema na niya yun kung hindi niya mapaamo ang bata. Napabuntong hininga si Isabel. Ma, hindi po ako kukunin ni Roman. Para din naman po kay Renzo itong gagawin ko. Nalulungkot na doon ang bata. Hahayaan na lang ba natin na malungkot siya doon? Paano po kung magkasakit siya? At saka, gusto ko lang din naman pong tulungan si Roman para po maging malapit sila ni Renzo sa isa't isa. Para kapag sinama na ni Roman si Renzo sa Baguio, hindi na po malulungkot ang apo niyo. Kasi panatag na po siya nakasama ang daddy niya. Ma, sa palagay ko, dapat lang nabigyan naman natin ng pagkakataon si Roman para maging ama ni Renzo. Sa nakikita ko po, mukha naman po siya mabait na tao. Hanggang sa narinig nila ang tawa ni RC. Ate Isabel, umamin ka nga sa akin. Gusto mo ba talagang tulungan ang Roman Hernandez na yon? O sadyang gusto mo lang din makasama ang gwapong tatay ni Renzo? Napairap naman si Isabel. Huwag mo nga akong husgahan, RC. Gagawin ko ito para kay Renzo. Kasi kung alam kong masaya doon ang pamangkin ko, wala naman na akong balak pang makialam sa kanila. Lalo pa ngang tumawa si RC. Tingnan natin, baka mamaya magulat na lang kami, pati ikaw pag-aari na ni Roman Hernandez. Tumayo naman na si Isabel at sinara na ang kanyang maleta. Bahala na nga kayo kung anong isipin nyo. Babalik na lang po ko dito paminsan-minsan. Diyan lang naman sa Quezon City ang bahay ni Roman. Sige na, dito na po muna ako. Bit-bit ang mga gamit ay lumakad na palabas ng kwarto si Isabel. Noong una ay salungat talaga siya sa gusto ni Roman Hernandez. Pero sa huli ay ang kalagayan din ng kanyang pamangkin ang kanyang inisip, kung kaya't pumayag na rin siya sa gusto ng binatang ama. Nang makauwi sa bahay si Roman ay naabutan niya si Renzo na nandoon lang at nakaupo sa sala. Kasalukuyan namang nasa kusina si Nanay Belia na nag-aalaga dito. Nanay Belia, kumain na po ba si Renzo? Sumagot naman si Nanay Belia. Kumain siya pero kaunti lang. Katulad ng mga nakaraang araw, nakaupo lang siya dyan sa sala.
Halata pa rin ng binatang ama ang lungkot sa katauhan ng kanyang anak. Nilapitan naman na ni Roman si Renzo. "Renzo anak, unti lang daw ang kinain mo. Gusto mo bang kumain tayo ngayon sa labas ni Daddy? Gusto mo ba ng Jollibee?" Umiling lang ang batang lalaki at ni hindi ito tumingin kay Roman. Nagbuntong hininga naman si Roman. "Renzo, hindi ka ba happy dito sa bahay ng Daddy Roman?" Doon ay napatingin naman na ang bata sa kanyang ama. "Hindi pa po ba ako uuwi sa bahay namin?" Hinawakan ni Roman ang pisngi ng bata. "Diba sinabi ko na sa'yo na ito na ang bago mong bahay? Hindi ka ba happy dito? Marami kang toys doon sa kwarto, diba? Lahat yun para sa'yo. Tapos bibili pa tayo ng mas marami pa." Nakatingin lang ang bata sa kanyang ama at hindi ito sumagot. Muling nagbuntong hininga si Roman. "Renzo anak, may kasama pala ako. Alam ko na miss mo na siya." Hanggang sa nagsalita na nga si Isabel na nasa bandang likuran ng bata. "Renzo, hug mo naman si Ninang Isabel. Hindi mo ba ako na miss?" Nanlaki ang mata ng bata sa boses na kanyang narinig at sa paglingon niya ay nakita niya nga ang tao na kanyang hinahanap. "Ninang Isabel!" Napatalon pa sa tuwa ang batang lalaki at agad na yumakap sa kanyang tiyahin. Halata ang labis na saya sa katauhan ni Renzo nang muli silang magkita. Mahigpit din na niyakap ni Isabel ang batang lalaki at napatingin siya sa ama nito. Ngumiti din naman sa kanya si Roman. Nandoon din ang saya sa puso ni Roman na makitang masaya ang bata. Pero sa kabilang banda ay nandoon ang kanyang dasal na sana dumating ang punto na maging ganun din kasabik sa kanya ang kanyang nag-iisang anak na si Renzo. "Ninang Isabel, napatay po ng superhero yung monster?" Tanong ng batang si Renzo habang nakahiga siya sa kama. Nasa tabi naman niya si Isabel na nagkikwento sa bata. "Oo, napatay ng superhero yung monster. Kaya hindi na ulit babalik yung monster doon sa kanila." Napangiti naman ang batang lalaki. Hinaplos pa ni Isabel ang buhok ng bata. "Renzo, may itatanong lang ang Ninang Isabel ha. Hindi ka ba happy na kasama si Daddy Roman?" Sumagot naman si Renzo. "Hindi naman po siya ang daddy ko, 'di ba?" Matipid na ngumiti si Isabel. "Si Roman ang daddy mo, Renzo. Matagal mo siyang hindi nakita kasi nagtrabaho siya sa malayo noon para mabili lahat ng toys na gusto mo. Kaya dapat love mo rin siya parang si Ninang Isabel." Lingid sa kaalaman ng dalawa ay nandoon lang banda sa pinto si Roman. Nakikinig ito sa usapan ni Isabel at ng kanyang anak. Hinawakan pa saglit ni Isabel ang kamay ng batang lalaki. "Sige na Renzo, matulog ka na. Para bukas, maglalaro ulit tayo." Nakangiti naman na tumango ang bata at agad rin na pinikit ang kanyang mga mata. Ilang minuto pa na nanatili doon si Isabel para masigurong mahimbing na ang tulog ng kanyang pamangkin. Matapos niyon ay tumayo na rin siya para magtungo sa kwarto na kanyang tutulugan. Nang lumabas siya sa kwarto ni Renzo ay hindi sinasadya na mabunggo siya sa matigas na dibdib ni Roman. Nagtama ang kanilang mga mata at sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. "Roman, anong ginagawa mo dito?" Saglit pa na sumulyap si Roman sa kanyang anak bago binalik ang tingin sa mga mata ng dalaga. "Isabel, tulog na ba si Renzo?" Tumango naman si Isabel at malalim ang kanyang paghinga. "Tulog na siya, Roman." Muli pang nagtanong si Roman. "Sigurado ka bang hindi na siya magigising?" Sumagot naman si Isabel. "Mahimbing na ang tulog niya." Napangiti naman si Roman at mas lalo pa ngang naglapit ang mukha nila sa isa't isa. Nandoon ang malakas na kabog ng dibdib ng dalaga at tila hindi niya magawang alisin ang kanyang mga mata sa binatang ama. "Roman, bakit? Ano ang gagawin natin?" Napakagat naman sa labi si Roman. "Edi, matulog ka na rin. Maaga pa tayong gigising bukas." Napairap naman ang dalaga. "Oo na, matutulog na ako." Marahan pang tinulak ni Isabel si Roman bago lumakad. Napakunot naman ang noo ni Roman nang tila biglang naging mainit ang ulo ng dalaga.
Bago pa makapasok si Isabel sa kwarto na kanyang tutulugan, ay muli siyang tinawag ni Roman. Isabel, salamat pala ng marami ah. Salamat sa pagpayag mo na samahan kami dito ni Renzo. Napatingin si Isabel sa binatang ama at ngumiti siya dito. Huwag kang mag-alala, mabait na bata si Renzo. Nasisiguro ko na hindi magtatagal. Mamahalin ka rin niya at ituturing bilang kanyang tatay. Napangiti naman si Roman sa kanyang narinig at doon ay nasasabik nga siya na dumating ang pagkakataon na sinasabi ng dalaga. Nasasabik siya na dumating ang araw na matutunan din ni Renzo na mahalin siya bilang kanyang ama. Ngayon, ito ang unang araw natin. Tuturuan kita kung paano maging isang mabuting ama sa anak mong si Renzo. Handa ka na ba? Tanong ni Isabel sa binatang ama na si Roman. Tumango naman si Roman sa sinabi ng dalaga. Muling nagsalita si Isabel. Sisimulan natin niya sa pag-i-inspeksyon nitong bahay mo. Bilang ito na ang bagong tahanan ni Renzo, naniniwala ako na dapat lang maging isang healthy environment itong bahay mo para sa anak mo. Tara, simulan na natin. Nang umagang yon ay nagsimula nga si Isabel na tulungan si Roman para magpakatatay sa anak nito. Hangad din kasi ni Isabel na matutunan ni Renzo na ituring si Roman na tatay. At sa araw na yon ay sinimulan na nga nila ang kanilang plano. Ano ba to? Tingnan mo nga ang laman ng refrigerator mo. Ito ba ang refrigerator ng isang mabuting tatay? Sambit ni Isabel habang isa-isang inaalis ang laman ng refrigerator. Imbis na puro prutas at pagkain pang bata ang laman, puro alak mo lang ang nakalagay. Baka naman bata pa lang si Renzo, turuan mo na kaagad maging lasinggero kagaya mo. Napakamot na lang sa ulo si Roman at wala na ring nagawa kundi itapon ang mga alak na nasa kanyang refrigerator. Sunod na nagpunta si Isabel sa sala at isa-isa rin niyang sinita ang mga gamit na naroon. Alisin mo nga yung espada na yan. Saan mo ba nakuha yan? Baka maging bayolente pa ang anak mo kung puro ganyan ang nakikita niya. Umalma naman si Roman. Teka lang, kailangan ko ba talagang alisin to? Mahal ang mga koleksyon na to. Tumingin si Isabel kay Roman. E di itago mo. Paano kung bigla na lang yung kunin ni Renzo at pag-iespadahin tayong lahat dito? Umayos ka nga Roman. Akala ko ba gusto mo maging mabuting tatay sa anak mo? Napakamot naman sa ulo si Roman. Oo na, heto na nga o, itatago na. Nagpunta pa si Isabel sa hardin at napagdiskitahan ang mga bote ng alak na naroon. Doon kasi sa hardin madalas mag-inuman ang magkaibigan na sina Noel at Roman. My God Roman, hindi ka ba nahihiya dito sa bakuran mo? Tapos may kasama ka pang bata dito sa bahay. Tingnan mo, nagkalat ang mga upos ng sigarilyo at bote ng alak. Linisin mo nga yan, hindi yan healthy para kay Renzo. Wala ngang nagawa si Roman kundi linisin ang bakuran at tumulong pa nga sa kanila si Nanay Belia. Pagdating ng tanghali ay piniliguan ni Isabel si Renzo. Doon sa kwarto ay kasalukuyan pang walang saplot ang bata habang si Isabel ay naghahalungkat ng damit na masusuot nito. Ninang Isabel, aalis po ba tayo? Nakangiti naman na sumagot ang dalaga. Oo, mamamasyal tayo at kasama natin ang Daddy Roman mo. Sakto naman na dumaan si Roman sa labas ng pinto ng kwarto at tinawag ito ni Isabel. Roman, halika nga dito. Agad naman na pumasok si Roman. Hinarap ito ni Isabel at inabot sa batang ama ang damit na isusuot ni Renzo. Dali, ikaw ang magbihis dyan sa anak mo. Napakunot ang noo ni Roman. Pero Isabel, bago pa magreklamo si Roman ay umalma na ang dalaga. Akala ko ba gusto mo maging tatay kay Renzo? Pwes, ito na ang pagkakataon mo. Bihisan mo siya, lagyan ng pulbos at suklayan ng buhok. Dali na. Marahan pang hinatak ni Isabel ang binatang ama at doon ay wala na ngang nagawa si Roman kundi bihisan si Renzo. Nagkatinginan sina Nanay Belia at Isabel at pareho silang nagpipigil ng kanilang mga tawa. Saglit silang bumaba sa sala at doon nagantay. Renzo, bibihisan ka ni Daddy ha? Ang bango-bango talaga ng anak ko. Wala namang reaksyon ng bata. Bagkos ay nakatingin lang ito sa kanyang ama habang siya ay binibihisan. Ilang minuto na nagantay si Isabel sa sala pero hindi pa rin nababa ang mag-ama. Minabuti ng dalaga na puntahan na ang mga ito sa kwarto. Narinig pa ni Isabel ang boses ni Roman. Ayan anak, ang gwapo mo na.
mana ka talaga sa akin. Napatigil si Sabel nang makita ang itsura ni Renzo. Roman, ano bang ginawa mo? Halos pinaliguan mo na ng pulbos si Renzo. Kahit kailan ka talaga. Sumagot naman si Roman. Eh sabi mo lagyan ko ng pulbos. Maganda nga yan para hindi siya manlagkit kaagad. Hindi naman natuwa si Sabel. Tapos tingnan mo itong ginawa mo sa buhok niya. Ginawa mong rockstar ang anak mo. Ewan ko talaga sa'yo, Roman. Wala namang nagawa si Roman kundi ang mapakamot na lang sa ulo. Doon sa isang playground sa village, nagpunta sina Roman at Sabel. Kasama din nila ang batang si Renzo. Kasalukuyang naglalaro si Renzo kasama ang ibang bata doon sa playground. Nakaupo naman sa ilalim ng puno sina Sabel at Roman. Sabel, sa palagay mo ba, kung nabubuhay pa si Marisa, hahayaan niya kaya akong makalapit sa anak namin? Napatingin si Sabel sa binatang ama. Siguro, noong bago mamatay si Marisa, pinatawad niya lahat ng may kasalanan sa kanya. At siguradong isa ka na dun sa napatawad niya. At kung nasaan man si Marisa ngayon, siguradong masaya siya dahil gumagawa ka ng paraan para maging close kayo ng anak niyo. Nagbuntong hininga si Roman. Sana nga dumating talaga ang punto na maging close kami ni Renzo. Sa totoo lang, aaminin ko na nakita ko talagang pagkakataon na maging malapit kay Renzo nang namatay si Marisa. Mula ng araw na yun, mas tumindi ang kasabikan ko na makuha ang anak ko. Kasi wala na akong ibang hangad kundi ang kabutihan niya. Natakot pa nga ako nung una kasi alam kong ikaw ang mabigat kong kalaban para makuha ko si Renzo. Kasi nakita kong mahal na mahal mo talaga ang anak ko. Bahagyang tumawa naman si Sabel. Nangako lang talaga ako kay Marisa na hindi ko pababayaan si Renzo. Saka nga pala, may hiling lang din pala sana ako sa'yo. Sana kapag nasa Baguio na kayo, hindi magbago ang pagmamahal mo sa pamangkin ko. Nababahala lang kasi ako. Paano kung nakapag-asawa ka na? Paano kung hindi matanggap na mapapangasawa mo ang anak mo? Baka kasi pabayaan mo na lang si Renzo. Sumagot naman si Roman. Huwag ka mag-alala. Hinding-hindi ko papayagan na mangyari yun. Kung pipili man ako ng babae, gusto ko yung kasundo ang anak ko. Saglit na napatigil si Sabel sa kanyang narinig. Kasundo ang anak mo? Sabi ko na nga ba eh. Siguro may gusto ka sa akin, no? Pabirong sabi ng dalaga. Bahagyang tumawa si Roman. Maganda ka. Mabait ka rin. Tapos kasundo ka rin ng anak ko. Kaya lang ayaw ko kasi sa taong mabunganga. Ayaw ko sa babaeng madaldal at maingay. Napatingin ng matalim si Sabel sa binatang ama. Nakaka-offend ka na. Pasalamat ka nga tinutulungan pa kita maging close dyan sa anak mo. Lalo namang tumawa si Roman. Binibiro lang kita. Masyado ka namang pikunin. Alam ko naman na kabutihan lang ni Renzo ang hangad mo kaya nagiging nagger ka sa akin. Pero sana hindi mo yan gawin sa mapapangasawa mo. Nako, sigurado mambababae yun kapag ganyan ka. Tila nabahala naman si Sabel. Sa palagay mo? Ngumiti at tumango naman si Roman. Pero hindi naman ganun lahat ng klase ng lalaki. Kasi kung mahal ka talaga niya, kahit ano pang ugali na meron ka, tatanggapin ka niya at patuloy na mamahalin. Tila napako si Sabel nang makitang seryosong nakatitig sa mga mata niya ang binatang ama. Hanggang sa bahagyang tumawa si Roman. Bakit namumulay ang pisngi mo? Agad na umiwas ng tingin ang dalaga. Wala, tara na, magdidilim na pala. Kailangan na nating umuwi. Tumayo naman na si Sabel at nilapitan si Renzo. Napailing na lang na natatawa si Roman sa reaksyon na nakita niya sa dalaga. Ilang araw ang lumipas mula nang tumira si Sabel sa bahay ni Roman. Patuloy pa rin ang dalawa sa kanilang misyon. Ang misyon para maging malapit si Renzo sa ama nito. Pero imbis na ganun nga ang mangyari, ay tila mas naging malapit pa si Sabel at Roman sa isa't isa. Sa pagtira nila sa iisang bahay ay mas nakilala ni Sabel si Roman. Doon kahit paano ay naging panatag na rin ang dalaga para sa kanyang pamangkin. Dahil alam niya na isang mapagmahal na ama ang tatay nito. Masaya rin naman si Roman na mas nakilala niya ang dalagang si Sabel. Lalo pa nga na ito ang tumutulong sa kanya para maging mas malapit sila sa isa't isa ng kanyang anak. Sabel,
hindi ka pa ba tapos dyan? Pinagtimpla pala kita ng kape. Sambit ni Roman na pumasok sa loob ng kwarto ng dalaga. Alas 11 na kasi ng gabi ay nagtatrabaho pa rin ang dalaga. Inuwi na niya ang trabaho sa bahay. Kailangan niya kasing matapos ang kanyang report at maisend sa kanyang boss sa gabing yon. Napangiti si Isabel nang pumasok doon ang binatang ama. Nag-abala ka pa, Roman. Patapos na rin naman na ako. Si Renzo, nakatulog na ba? Nilapag ni Roman ang tinimpla niyang kape sa mesa. Kanina pa siya nakatulog. Gusto ko nga sana siyang kwentuhan katulad ng ginagawa mo, pero nakita ko na lang na mahimbing na pala ang tulog niya. Bahagyang tumawa naman si Isabel. Napagod lang siguro yun kakalaro kanina. Habulin ba naman niya sa bakuran yung pusa na binili natin para sa kanya? Natawa na lang din si Roman sa sinabi ni Isabel. Muling pinagpatuloy ni Isabel ang kanyang ginagawa habang si Roman ay naupo sa bakanteng upuan na nasa bandang likuran ng dalaga. Pasimple siyang sumusulyap kay Isabel tapos titingnan ang ginagawa nitong trabaho. Huminga ng malalim si Roman bago muling nagsalita. Isabel, may tatanong lang ako. Yung kasama mong lalaki na nagpunta sa laboratory nung araw na lumabas ang resulta ng DNA test, boyfriend mo ba siya? Bahagyang tumawa si Isabel. Sino? Si Jerome? Hindi ko siya boyfriend. Office mate ko siya pero nanliligaw siya sa akin. Tumango naman si Roman. Pero may balak kang sagutin siya, di ba? Napailing naman si Isabel habang abala sa kanyang trabaho. Sa palagay ko, wala. Alam ko ang karakas niya sa mga babae. Halos lahat ng magagandang babae na office mate ko, niligawan niya. Yung iba pa nga naging girlfriend niya. Tapos sa huli, niloko lang niya. Sa tingin mo ba ganun ako katanga para maging biktima ng katulad niya? Sumagot naman si Roman. Pero nakita ko kasi na grabe siya kumakadikit sa iyo nung araw na yun. Tapos nung nag-walk out ka, nakita ko pa kayong magkayakap. Napaisip naman si Isabel. Ganun ba? Hindi ko na kasi maalala ang mga pangyayaring yun. Ang naaalala ko na lang, sobra ako na frustrate nung araw na yun kasi nga, natatakot ako na mawala sa akin si Renzo. Pero si Jerome, mas mabuting wag na siyang umasa pa dahil wala akong balak sagutin siya. Hindi naman na muli pang nagtanong si Roman. Napasandal siya at doon ay kusang gumuhit ang mga ngiti sa kanyang labi. Nagtaka naman si Isabel ng tila na nahimik na ang binatang ama kung kaya't nilingon niya ito. Napakunot ang noo ni Isabel nang makitang nakangiti si Roman. Bakit ka nakangiti dyan? Agad naman na sumeryoso si Roman. Ha? Wala. Sige na, matutulog na ako. Tapos ay agad na rin na lumabas ng kwarto si Roman at nagtungo sa kanyang kwarto. Napaisip naman si Isabel sa nakita niyang reaksyon mula sa binatang ama hanggang sa napangiti na lang din siya na napapailing. Ninang Isabel, hindi pa po ba tayo kakain? Tanong ng batang si Renzo sa kanyang tiyahin. Napatingin naman si Isabel sa batang lalaki na halatang nagugutom na. Nakaupo na silang pareho sa dining table at nakahain na rin ang pagkain sa mesa. Pero hinihintay pa nila ang isang tao na kasama nila sa bahay. Renzo, saglit na lang ha. Parating na ang daddy Roman mo. Tapos kakain na kaagad tayo. Sa inis ni Isabel ay napatayo na siya at muling tinawagan si Roman. Makailang beses na niya itong tinawagan pero hindi pa rin ito sumasagot. Naging usapan kasi nila na uuwi nga ito ng maaga para makasabay si Renzo sa hapunan. Si Isabel pa nga ang nagluto ng kanilang hapunan dahil ng araw na yon ay nagpunta si Nanay Belia sa isa niyang kamag-anak at kinabukasan na ito makakauwi. Kaya sa gabing yon ay dalawa lang sila ni Renzo sa bahay at si Roman na lang ang kanilang inaantay para sila ay makakain. Sumilip pa sa labas ng bahay si Isabel at doon ay unti-unti nang umiinit ang kanyang dugo sa kakahintay. Wisit ka talagang lalaki ka. Kahit kailan hindi ka marunong tumupad sa usapan. Bumalik si Isabel sa dining table at doon ay nagsimula na nga silang kumain ni Renzo nang hindi kasama ang ama nito. Nang mga oras na yon ay tuluyang nakalimutan ni Roman ang usapan nila ni Isabel na sabay silang maghahapunan. Niyaya kasi siya ng kaibigan niyang si Noel na magpunta sa isang bar. Sa kasagsagan ng pagsasaya ng binatang ama, ay lingid sa kanyang kaalaman na inaantay na pala siya ng mga kasama niya sa bahay. Medyo naparami na ang nainom ni Roman
pero tila wala pa rin siyang balak pauwiin ng kanyang mga kaibigan. Roman, tingnan mo, nandyan si Sandra, sambit ni Noel. Nagtanong naman si Roman. Sino namang Sandra? Sumagot naman si Noel. E di yung kaklase natin nung high school? Natatandaan mo? Patay na patay yan sa'yo nun, diba? Tingnan mo, mas lalo siyang gumanda ngayon. Sabay na lumingon si Noel at Roman sa babaeng kanilang pinag-uusapan. Napatingin naman sa kanila si Sandra at isang mapangakit na ngiti ang pinaabot nito sa dalawa. Hanggang sa lumakad pa nga ito palapit kina Noel at Roman. Bago pa makalapit si Sandra ay bumulong pa si Noel sa binatang ama. Mukhang may mauuwi ka ng babae ngayong gabi. Kwentuhan mo na lang ako bukas. Tumabi si Sandra kay Roman. Hi Roman, nandito ka rin pala sa Manila ngayon. Kamusta ka naman? Ngumiti naman si Roman. Ayos naman ako. Nandito ako kasi may project kami sa Las Piñas. Hanggang sa nagtuloy-tuloy nga ang kanilang kwentuhan at inuman. Alas 12 naman na ng gabi ay gising pa rin si Isabel. Madalas ang pagsulyap niya sa kanyang cellphone habang siya ay nasa kwarto. Nagbabakasakali siya na nag-reply na sa mga text niya ang tatay ni Renzo. Hindi na iwasan ni Isabel ang mag-alala dahil nga hindi pa rin nakakauwi si Roman at hindi rin ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Hanggang sa narinig niya nga ang pagdating ng kotse sa labas ng bahay. Lasing na lasing si Roman na umuwi ng bahay at kasama niya pa na umuwi ang dating kaklase na si Sandra. Si Sandra na nga ang nagmaneho ng kotse dahil hindi na kaya pang magmaneho ng binatang ama. Roman, nandito na tayo sa inyo. Tara na sa loob. Sambit ni Sandra na inalalayan pa si Roman papasok sa loob ng bahay. Panay halinghing lang ang sinasagot ng binatang ama. Napayakap na lang si Roman kay Sandra dahil sa kalasingan at bahagya pang sumubsob sa leeg nito. Napahagigik naman si Sandra. Ano ka ba naman Roman? Nakikiliti ako. Inakay pa ng dalaga ang binatang ama at nagtungo sila sa sala. Roman, saan ba tayo dito matutulog? Nasa taas ba ang kwarto mo? Hanggang sa binagsak ni Roman ang kanyang sarili sa malambot na sofa. Natatawa naman na napapailing si Sandra. Huwag mo sabihin sa akin na dito tayo sa sala. Kung sa bagay, parang mas exciting nga yun. Tumabi si Sandra kay Roman at hinalikan ito sa labi. Tumayo pa saglit si Sandra para alisin ang damit ni Roman. At doon ay napakagat sa labi ang dalaga habang pinagmamasdan ang matipunong katawan ng binatang ama. Inalis na rin naman na ni Sandra ang kanyang pangitaas na damit hanggang sa bigla na lamang bumukas ang ilaw sa sala. Sa sandaling yon ay dalawang dalaga ang nagtama ang paningin sa isa't isa. Unang nagsalita si Sandra na muling sinuot ang kanyang damit. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay ni Roman? Tumaas ang kilay ni Isabel. Di ba dapat ako nga ang nagtatanong yan sa'yo? Sino ka at anong ginagawa mo dito sa pamamahay namin? Napaisip naman si Sandra. Pamamahay? Asawa ka ni Roman? Bahagyang tumawa si Isabel. Wala ka nang pakialam kung magkaano-ano kami ni Roman. Basta ang alam ko, mas may karapatan ako sa bahay na to kaysa sa'yo. Kaya umalis ka na bago ako magpatawag ng pulis at ipadampot ka. Sa galit ni Sandra ay dinampot niya pa ang t-shirt ni Roman at binato ito sa binatang ama na mahimbing nang natutulog sa sofa. Walang hiya ka Roman, manluloko ka. Galit na tumakbo palabas ng bahay si Sandra. Malalim rin ang paghinga ni Isabel sa galit dahil sa kanyang natunghayan. Lumapit siya kay Roman at kinuha ang damit nito na nahulog sa lapag. Walang hiya kang babaero ka? Kasama mo na ang anak mo dito tapos gumagawa ka pa ng kababuyan? Babaero ka na nga, manyakis ka pa. Sa galit ni Isabel ay binato niya rin ang t-shirt sa mukha ni Roman katulad ng ginawa ni Sandra. Tapos ay padabog siyang umakyat ng hagdan para magtungo sa kwarto. Masakit ang ulo ni Roman nang gumising siya kinabukasan. Nagtaka pa siya kung bakit doon siya sa sala nakatulog at wala pa siyang pangitaas na damit. Hanggang sa nakita niya si Isabel na kasalukuyang nagluluto sa kusina. Isabel, bakit hinayaan mo naman ako makatulog dito sa sala kagabi? Hinarap naman ni Isabel si Roman. Bakit? Yaya mo ba ako para bitbitin kita papunta sa kwarto mo? Umirap pa ang dalaga at muling humarap sa kanyang niluluto.
Nagbuntong hininga naman si Roman at napaupo sa bakanteng upuan. Paano ako nakauwi kagabi? Seryosong tumingin si Isabel sa binatang ama. Eh di hinatid ka ni Sandra. Napakunot naman ang noo ni Roman. Si Sandra. Bahagyang tumawa naman si Isabel. My God, Roman. Ganyan ka ba talaga sa mga babae mo? Sa sobrang dami siguro nila kaya hindi mo na maalala ang mga pangalan nila. Hinagis ni Isabel ang pitaka ni Sandra na naiwan nito sa bahay. Doon lang naalala ni Roman na si Sandra ay ang dati niyang kaklase na nakita niya sa bar sa nagdaan na gabi. Lumakad pa palapit si Isabel kay Roman habang may hawak na sandok. Ano Roman? Ganong klase ba ng babae ang magiging stepmother ng pamangkin ko? Yung babaeng kaladkari na kahit sa sala pumapayag? Nakakadiri. Napaiwas ng tingin si Roman. Ano ba? Hindi ko girlfriend si Sandra. Nakita ko lang siya kagabi sa bar. Nalasing ako at siyang naghatid sa akin. Tumaas pa ang isang kilay ni Isabel. Hindi mo girlfriend pero nagubad dito sa pamamahay mo? Ano yan? Tikim-tikim lang? Mas lumapit pa nga ang dalaga kay Roman at tiningnan ito sa mata na parang nagbabanta. Ikaw umayos ka ha? Kasama mo ang anak mo dito at nandito rin ako. Kaya wag na wag kang gagawa ng kababuyan dito dahil oras na malaman ko. Makikita mo ang hinahanap mo. Naintindihan mo? Marahan namang hinawi ni Roman ang kamay ng dalaga. Teka, bakit ka ba nagagalit ng ganyan? At saka wala naman nangyari sa amin ni Sandra. Kung ano man yung ginawa niya, lasing ako nun at walang alam sa nangyari. Maniwala ka naman sa akin, Isabel. Wala lang talaga ako maalala. Pero teka lang, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Asawa ba kita? Marahan pang tinuktok ni Isabel sa noo si Roman. Hindi mo nga ako asawa, pero tiyahin ako ng anak mo. At hindi ako makakapayag na mamulat si Renzo sa makamundong tahanan dahil sa mga ginagawa mo. Umirap pa si Isabel at padabog na nilapag ang sandok sa lababo. Muli niyang tiningnan si Roman. Ayusin mo nga yung sarili mo. Suotin mo yung damit mo. Pababa na ang anak mo. Ganyang klase ng tatay ba ang ipapakita mo kay Renzo? Umakyat ka na sa kwarto mo at maligo ka na. Umaga na pero amoy ko pa ang alak at sigarilyo sa katawan mo. Napabuntong hininga si Roman at agad na rin na umakyat ng hagdan. Doon ay napaisip siya kung bakit tila habang tumatagal ay napapasunod siya ni Isabel. Tila ba sa paglipas ng mga araw ay handa siyang gawin ang lahat ng kagustuhan ng dalaga. Abala si Isabel sa paglalagay ng packing tape sa isang box doon sa kanilang opisina. Nakalagay sa box na yon ang mga gamit na iuuwi niya sa bahay. Matapos na yon ay sinubukan niya itong buhatin, pero napagtanto niya na hindi ito kaya ng dalaga na katulad niya. Kailangan niya itong mababa sa opisina, kung kaya't humingi na siya ng tulong. Wala siyang ibang nalapitan kundi ang manliligaw niyang si Jerome. Jerome, tulungan mo naman ako maibaba sa labi itong mga gamit ko. May nagaantay na kasing kotse sa akin doon. Ngumiti naman ang binatang manliligaw. Oo ba? Ikaw pa ba? Malakas ka kaya sa akin. Agad rin naman na tinulungan ni Jerome si Isabel at sabay nga silang bumaba ng building. Samantala ay naiinip naman na sa loob ng kotse ang binatang ama na si Roman. Nakaparada siya doon sa tapat ng building kung saan nagtatrabaho si Isabel. Muli ay tinawagan ni Roman ang dalaga. Ano ba Isabel? Nasaan ka na ba? Magkakalahating oras na ako nag-aantay sa iyo dito. Ikaw na nga lang ang nakikisuyo. Inagaantay mo pa ako. Sumagot naman si Isabel mula sa kabilang linya. Ito na nga, nasa elevator na ako. Hindi naman na sumagot pa si Roman bagkos ay tinapos na niya ang tawag. Padabog niya pang hinagis ang phone niya sa lagayan nito. Ilang minuto nga lang ay nakita niyang palabas na ng building si Isabel. Hanggang sa tila nagsalubong ang dalawang kilay ni Roman nang makitang may kasamang lalaki ang dalaga. Mahinhin pang tumatawa si Isabel na halatang binobola-bola ng kanyang manliligaw. Agad na bumaba ng kotse si Roman at sinalubong ang dalawa. Jerome, sa likod mo na lang ng kotse ilagay ang kahon. Gagawin na sana ni Jerome ang inutos ni Isabel, pero humawak din sa kahon ang kakababalang ng kotse na si Roman. Ako nang maglalagay niyan. Sambit nito. Nagtama ang mga mata ng dalawang kalalakihan
at tila may namumuong tensyon sa mga titig na yon. Bahagya pa silang nag-agawan sa kahon pero sa huli ay binitiwan din ito ni Jerome. Si Roman ang naglagay ng bag sa compartment. Muli pang tiningnan ni Roman si Jerome bago sumakay sa loob ng kotse. Sabel, bilisan mo na. Sumakay ka na nga. Nagpasalamat pa saglit si Sabel sa binatang katrabaho. Jerome, thank you ulit ha. Tapos ay pumasok na rin si Sabel sa loob ng sasakyan. Ngumiti si Sabel kay Roman pero umirap lang ito sa kanya. Akala ko ba hindi mo boyfriend ang lalaking yun? Kaya ka siguro natagalan kasi nakapaglandian ka pa sa kanya. Napakunot ang noo ng dalaga. Ano bang sinasabi mo, Roman? Tinulungan na nga ako ng tao tapos ganyan ka pa. E di sana umakyat ka doon sa opisina para natulungan mo ako magbuhat ng gamit ko. Nagmabuting loob na ngayon tao tapos galit ka pa. Sumagot naman si Roman. Nagmabuting loob? Malamang gagawin niya yun dahil gusto ka niya. Dahil may iba siyang agenda maliban sa pagtulong niya sa'yo. Hindi naman nagpatalo si Sabel. E ano ngayon kung gusto niya ako? Doon ay lalo pa ngang nakapagtaas ng boses ang binatang ama. Diba sinabi mo sa akin na wala siyang pag-asa sa'yo? E bakit ngayon parang iba naman ang nakikita ko? Umamin ka nga sa akin, Sabel. Gusto mo ba siya? Sabihin mo na sa akin na maaga hindi yung nagsisinungaling ka pa. Hindi rin nakapagpigil ang dalaga. Wala nga akong gusto sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka sa akin? Hindi ko gusto si Jerome at kahit kailan wala akong balak na sagutin siya. At saka, ano naman ngayon sa'yo kung gusto ko siya o hindi? Wala akong dapat patunayan sa'yo dahil hindi naman kita asawa. Napasandal naman si Roman at doon ay medyo natahimik siya. Oo, wala kang dapat patunayan sa akin kasi sabi mo nga, hindi mo ko asawa. Pero nakatira ka sa bahay ko. At responsibilidad ko kung ano man ang mangyari sa'yo. Doon ay natigilan naman si Sabel sa kanyang narinig at tila nagtataka sa inasal ng binatang ama. Roman, umamin ka nga sa akin? Nagseselos ka ba kay Jerome? Napaiwas ng tingin si Roman. Bakit naman ako magseselos? Sa palagay mo ba may gusto ko sa'yo? Nahihibang ka na talaga, Sabel. Hanggang sa nagpipigil ng tawa ang dalaga. Sorry. Sorry kung pilingera ako. Pero kasi yung reaksyon mo, daig pa ang mister na naagawan ng misis. Sinilip pa ni Sabel ang binata, pero pilit itong umiiwas na magtama ang kanilang mga mata. Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso? Marahang hinawi ni Roman ang dalaga. Pwede ba, Sabel? Puro ka naman biro. Wala talagang patutunguhan kapag ikaw ang kausap ko. At doon ay agad na rin pinaandar ni Roman ang kotse. Napapailing na lang na natatawa si Sabel na paminsan-minsan pang sinisilip si Roman na seryoso namang nagmamaneho. Kasalukuyang nagdodrawing ang batang si Renzo doon sa sala. Hilig kasi dito ang magdrawing ng mga cartoon characters na napapanood niya sa telebisyon. Habang abala ang batang lalaki ay nasa likuran naman niya ang kanyang ama na pinapanood siya. Wow! Ang galing naman pala mag-drawing ni Renzo. Katulad ng nakasanayan ay hindi sumagot ang bata. Nagbuntong hininga si Roman at lumakad papunta sa dining table kung saan abala naman si Sabel sa harap ng laptop para sa kanyang trabaho. Sabel, paano natuto si Renzo na mag-drawing? Tanong ni Roman. Ngumiti naman si Sabel. Hindi ko nga rin alam eh. Ang sabi sa akin ni RC, nakita na lang niya na nagdodrawing na sa pader namin niyang si Renzo nung 4 years old pa lang siya. Ang galing niya no? Siguro nagmana siya sa'yo. Bahagyang tumawa naman si Roman. Wala naman akong talento sa pagdodrawing. Baka si Marisa. Saglit pa na napaisip ang dalaga. Kung sa bagay, parang natatandaan ko nga na marunong din gumuhit noon ng pinsan ko. Hanggang sa sinara ni Sabel ang kanyang laptop at tumingin kay Roman ng seryoso. Roman, matagal ko nang gustong itanong sa'yo to. Minahal mo ba noon si Marisa? Ilang segundo pa bago nakasagot si Roman. Oo naman. Kahit naman na estudyante pa kami ng mga panahon na yun. Minahal ko siya. Minahal ko si Marisa. Muling nagtanong si Sabel. Pero bakit mo siya pinabayaan noon? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Roman. Natakot ako.
Natakot ako na masira ang buhay ko. Natakot ako na baka hindi ko matupad ang mga pangarap ko dahil lang sa nagkaanak ako ng ganun kaaga. Ang laki ng pagkakamali ko kay Marisa. Kasi kahit na mahal ko siya, tinakbuhan ko siya dahil sa kaduwagan ko. Kaya tingnan mo, hirap na hirap ako makasundo ang anak ko. Siguro, ito na rin ang karma ko sa malaking kasalanan na ginawa ko noon. Sumagot naman si Isabel. Alam mo bang matindi rin ang galit ko sa'yo nung panahon na yun, kahit pa na hindi naman kita kakilala. Kasi ako ang naging saksi sa mga luha ng pinsan ko. Napasandal naman si Roman. Isabel, patawarin mo ko. Patawad kong nagawa ko yun. Sa totoo lang, hindi naman ako nakalimot agad-agad sa anak ko. Kaya nga nang muling magtagpo ang landas namin ni Marisa, handang-handa na ako nun eh. Natupad ko na kasi ang pangarap ko. Tapos, may maganda na akong trabaho. Sinabi ko sa kanya na handa na akong akuin ang responsibilidad ko sa kanya. Handa na akong maging tatay sa anak namin. Pero pinagtabuyan niya ako. Kahit pa na gusto kong magsimula ulit kami, hindi na siya pumayag. Natakot ulit ako nun eh. Kasi pakiramdam ko, tuluyan akong inalisan ni Marisa ng karapatan kay Renzo. Kahit pa nga yung mga binibigay ko sa kanilang dalawa, tinatanggihan niya. Pero naintindihan ko naman kung bakit ganun na lang kalaki ang galit niya sa akin. Seryosong napatingin si Isabel sa binatang ama. Hindi nasabi sa akin ni Marisa ang tungkol doon. Matipid na ngumiti si Roman. Siguro, hindi na niya sinabi sa inyo para tuluyang maglaho na ako sa buhay niya. Matindi ang galit sa akin ni Marisa. Pero nung nagkasakit siya, doon lang ulit kami nakapag-usap. Malubha na ang kalagayan ni Marisa ng araw na yun. Alam mo ba na nakiusap siya sa akin? Nakiusap siya na kapag nawala na siya, sana daw makapagbigay ako ng kahit kaunting suporta para sa anak namin. Siyempre, pumayag ako. Kasi naisip ko na sa wakas, makakabawi na rin ako sa anak ko. Ngumiti naman si Isabel. Pero tingnan mo, yung kaunting suporta na hiling ni Marisa, ginawa mong buo. Sa nakikita ko kasi, para bang si Renzo na ang buhay mo? Bahagyang tumawa naman si Roman. Masyado na tayong madrama. Sa kwarto na muna ako. Tawagin mo na lang siguro ako kapag nakatulog na ulit dyan sa sala si Renzo. Tumayo si Roman para nga magtungo sa kwarto. Pero bago pa siya makaakyat, ay biglang tumakbo papunta sa kanyang harapan ang batang si Renzo. Tingnan mo itong drawing ko, Daddy! Tila tumigil ang mundo ni Roman sa salitang narinig niya mula sa kanyang anak. Maging si Isabel ay napatayo nang marinig niya ang salitang Daddy mula sa batang lalaki. Naupo si Roman at hinarap si Renzo. Doon ay hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak at doon ay kusang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Renzo, anak ko. Sa sandaling yon ay tila tuluyang dininig ng Diyos ang panalangin ng binatang ama. Malaki din ang ngiti ni Isabel na nangingilid pa nga ang luha habang nakatingin sa mag-ama na magkayakap. Tila ba sa maikling salita na binitiwan ng bata ay nagbigay saya ito sa puso ng binatang ama na nagmamahal sa kanya ng sobra. Huli ka, Renzo! Natatawang sambit ni Roman nang mahawakan niya si Renzo. Naglalaro kasi sila ng habulan sa bakuran ng umagang yon. Binuhat pa nga ni Roman ang kanyang anak at makailang beses itong hinalikan sa pisngi. Matindi naman ang hagik-gik ng batang lalaki habang nakikipaglaro sa kanyang ama. Makikita kay Renzo ang labis na kasiyahan ng mga oras na yon. Nakaupo naman sa isang tabi ang dalagang si Isabel habang pinapanood ang masayang paghahabulan ng mag-ama. Saglit na nagpahinga ang mag-ama at nagtungo sa kinaroroonan ni Isabel. Ninang Isabel, sali ka sa amin mamaya ni Daddy. Bahagya namang tumawa ang dalaga. Sige ba, sasali ako mamaya. Pero punasan muna natin ang pawis mo, Renzo. Pinunasan nga ni Isabel ang pawisan na si Renzo habang ito ay nasa kandungan naman ni Roman. Pinagpatuloy naman ni Roman ang pakikipagkulitan sa kanyang anak. Sino ang pinakapogi sa lahat? Tanong ni Roman. Pahiyaw na sumagot ang bata. Si Renzo! Kasunod niyon ay ang tawanan ni Isabel at Roman. Si Isabel naman ang sunod na nagtanong.
Eh, sino naman ang sunod na pinakapogi? Muli ay sumagot si Renzo. Si Daddy Roman! Dinugtungan pa ito ni Roman. Eh, sino naman ang pinakamaganda? Sumagot naman si Renzo. Si Ninang Sabel ko! Malaki ang ngiti ni Roman na tumingin sa dalaga. Napapailing na lang na natatawa si Sabel sa mga tinuturo ni Roman sa anak nito. Bumaba sa kandungan ni Roman ang batang lalaki at nakipaglaro naman ito sa alaga nilang pusa. Muling nagsalita ang binatang ama. Sabel, nakausap ko na pala si Noel kanina. Sabi niya, next week lalabas na yung mga dokumento para mapalitan ang apelido ni Renzo bilang Hernandez. Napangiti naman si Sabel. E di maganda. At least bago magpasukan, apelyido mo na ang magagamit niya. Sumandal si Sabel at pinanood si Renzo na naglalaro. Seryoso namang nakangiti si Roman at doon ay nagawa niyang pasimple na pagmasdan ang dalaga. Sabel, pwede ba tayong lumabas na dalawa lang tayo? Hanggang sa napatayo si Sabel nang makitang humawak ng lupa si Renzo. Renzo, wag mong hawakan yan, madumi yan. Kinuha ni Sabel si Renzo at pinunasan ang kamay nito. Tapos ay napatingin siya kay Roman. Roman, ano nga ulit yung tinatanong mo kanina? Doon ay tila umurong ang dila ng binatang ama. Ha? Wala. Wala naman akong tinanong. Ang sabi ko, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Tumango lang si Sabel at agad na nga pumasok sa loob kasama si Renzo. Saglit pa na naiwan sa labas si Roman. Sa inis niya ay napasabunot na lang siya sa kanyang sarili. Sanay si Roman na dumiskarte sa kahit na sinong babae. Pero hindi niya maintindihan kung bakit pagdating kay Sabel ay tila nawawala ang kanyang pagkalalaki. Napabuntong hininga si Roman at agad na rin pumasok sa loob ng bahay. Good night, Renzo. Sambit ni Roman. Sumagot naman ang kanyang anak. Good night po, Daddy Roman. Matapos niyon ay pinikit na rin ni Renzo ang kanyang mga mata. Ilang minuto pa na nanatili si Roman sa tabi ng kanyang anak at nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ni Renzo ay lumabas na rin siya sa kwarto nito. Bago pa makapasok ang binatang ama sa kanyang kwarto ay napatingin siya saglit sa pinto ng kwarto ni Sabel. Halos buong araw kasing hindi ito lumabas ng kwarto dahil marami daw itong tinatapos na trabaho. Kung kaya't sa araw na yon ay si Roman ang halos buong kasama ni Renzo. Huminga ng malalim si Roman at naglakas loob siyang kumatok sa pinto ng kwarto ng dalaga. Sabel, gising ka pa ba? Pwede ba akong pumasok? Agad rin namang sumagot ang dalaga. Roman, sige lang pasok ka. Dahan-dahan na pumasok si Roman at saglit pang sinilip ang dalaga. Nakita niya itong nakaupo lang sa gilid ng kama at nakaharap sa laptop. Nang makapasok doon si Roman ay agad din na sinara ni Sabel ang kanyang laptop at hinarap ang binatang ama. Kamusta pala si Renzo? Pasensya na kung hindi kita natulungan na alagaan siya. Marami kasing pinapatapos sa akin ng boss ko. Ngumiti naman si Roman at naupo rin sa gilid ng kama. Ayos lang. Nakakatuwa nga kasi nagkaroon kami ng quality time ng anak ko na kami dalawa lang. Napangiti naman si Sabel. Natutuwa ako na magkasundo na kayong dalawa ni Renzo. Sumagot naman si Roman. Sabel, maraming salamat ah. Malaking tulong ang nagawa mo sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka binalik ko na sa inyo si Renzo. Hindi ko na kasi talaga alam ang gagawin ko nung una para magkasundo kami dalawa. Bahagyang tumawa naman si Sabel. Pero ngayon tingnan mo, halos ayaw nang mawalay sa'yo ng anak mo. Alam mo ang mahirap dyan? Kapag pati sa trabaho mo sumama sa'yo yung si Renzo. Natawa din naman si Roman sa sinabi ng dalaga. Muling nagtanong si Sabel. Kailan pala ang plano nyo na bumalik sa Baguio? Sumagot naman si Roman. Hindi ko pa alam. Medyo matagal pa kasi matapos yung project namin dito sa Manila. Tumango lang naman ang dalaga. Hanggang sa napatigil si Roman at napatayo nang makita ang isang maleta na nasa gilid ng kwarto. Sabel, bakit naka-impake na ang mga gamit mo? Tumayo naman si Sabel at inayos pa saglit ang mga ito. Ilang segundo pa bago niya hinarap ang binatang ama. Roman, sa palagay ko kasi, tapos na ang mission ko dito sa inyo. Nakita mo naman, 'di ba?
magkasundo na kayo ngayon ni Renzo. Roman, kailangan ko nang bumalik sa amin. At kailangan mo na rin matutunang mag-isang arugain ang anak mo. Huminga ng malalim si Isabel at kinuha pa nga ang ilang gamit niya sa cabinet. Sinundan lang siya ng tingin ni Roman hanggang sa kinuha nito ang kanyang isang kamay. Isabel, pwede bang dito ka na lang muna? Malulungkot kasi si Renzo kapag umalis ka. Pati na rin ako. Hinarap ni Isabel si Roman at nakita niyang seryoso itong nakatingin sa kanya. Mas humigpit pa ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Isabel, dito ka na lang muna. Kasi sa totoo lang, ang saya-saya ko mula nang makasama kita dito. Napaiwas ng tingin si Isabel at binawi niya ang kanyang kamay sa binatang ama. Roman, hindi naman ito ang bahay ko. Hindi pwedeng dito lang ako dahil may pamilya pa ako. Bahagyang napayuko si Roman at makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko, Isabel. Pasensya ka na. Hanggang sa lumakad na nga palabas ng kwarto si Roman, wala ngang nagawa si Isabel kundi sundan lang ito ng tingin. Napaupo si Isabel sa gilid ng kama at ramdam niya rin ang lungkot sa kanyang pagkatao. Pero iyon ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang lisanin ang bahay na hindi naman niya tahanan. Hanggang sa muling may kumatok sa pinto. Nang buksan niya ito ay muli niyang nakita si Roman. Malalim ang paghinga nito at seryosong nakatingin sa kanyang mga mata. Isabel, huwag mo sanang ikagagalit ang gagawin ko. Pero ayokong sayangin na pagkakataon na kasama pa kita dito. Tila nakulong naman si Isabel sa mga mata ng binatang ama. Roman, ano bang sinasabi mo? Hindi na nagsalita pa si Roman, bagkos ay isang matamis na halik ang sinagot niya sa dalaga. Napatigil si Isabel sa ginawa nito. Hinaplos pa ni Roman ang pisngi ni Isabel habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Isabel, ilang gabi kong pinigil ang sarili ko na gawin to. Pero ngayon ayokong palagpasin ang pagkakataon. Nangilid ang mga luha ni Isabel at unti-unting gumuhit ang kanyang mga ngiti hanggang sa muling naglapat ang kanilang mga labi. Sa pagkakataon na yon ay mas malalim na halik ang kanilang naranasan. Halik na nagpapakita ng kanilang kasabikan sa isa't isa. Hindi na nga pumalagpas si Isabel nang alisin ni Roman ang kanyang damit at hiniga siya nito sa malambot na kama. Tumingin si Isabel kay Roman at ang dalaga mismo ang nag-alis ng damit nito. Mas mapanghas pa nga ang sunod na paglapat muli ng kanilang mga labi. At sa gabing yon ay hindi nila napigilan ang kanilang mga damdamin. Isang mainit na eksena ang naganap sa pagitan ng dalaga at ng binatang ama. Sa kaganapang yon ay hindi na nagsinungaling ang kanilang mga damdamin. Lumitaw ang katotohanan na isang matamis na pag-ibig ang hindi sinasadyang mabuo sa sandaling panahon na sila ay magkasama. Anak, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Sabi mo sandali ka lang doon dahil magpupunta din naman sa Baguio si Roman. Pero bakit ngayon doon mo na gustong manirahan? Sambit ni Nanay Melinda. Kasalukuyan namang kinukuha ni Isabel ang iba pa niyang gamit sa kanilang bahay. Ma, nasabi naman po sa akin ni Roman na isasama na rin niya ako sa Baguio. Tapos doon na po kami magpapakasal dalawa. Ma, nasa tamang edad naman na po ako, di ba? At saka, hindi ko naman po kayo pababayaan kahit pa na nasa malayo na ako. Napaupo naman sa gilid ng kama si Nanay Melinda. Nagulat naman ako sa iyo, anak. Masyado kang pabigla-bigla. Nagbuntong hininga si Isabel at nilapitan ang kanyang nanay. Ma, hayaan niyo na po muna ako. Dito po ako masaya eh. Mahal po namin ni Roman ang isa't isa. Masaya po kami na magkasama. Hanggang sa pumasok na rin doon sa kwarto ang mapangasar niyang kapatid na si Arcy, na bitbit pa ang batang si Renzo. Yan na nga bang sinasabi ko, ate. Noong una, si Renzo lang ang kinuha niyang si Roman Hernandez. Tapos ngayon, pati ikaw ay babahay na niya. Napairap naman si Isabel. Hindi ba maganda rin naman yun? Kasi hindi na tuluyang malalayo sa atin si Renzo. Kasi kapag tinasal na kami ni Roman, edi ako na ang tatayong nanay niya katulad ng pinangako ko noon kay Marisa.
Bahagyang tumawa si RC. Ate, ano ka ba? Ang pangako mo noon kay Ate Marisa, magiging nanay ka dito sa anak niyang si Renzo. Pero hindi mo pinangako na magiging asawa ka ng ex-boyfriend niya. Hanggang sa binitbit naman na ni Isabel ang kanyang maleta. Sige na po, aalis na po muna kami. Nang makababa ang mag-iina sa sala ay naabutan nila doon na kausap si Roman ang kanilang padre de familia. Baka akala mo nakalimutan na namin ang ginawa mo noon sa pamangkin naming si Marisa. Baka naman gawin mo din yun sa anak ko. Sumagot naman ang matipunong si Roman. Tito, pagkatiwalaan nyo naman po ako sa pagkakataon na to. Napailing na lang din sa inis si Isabel. Pa, huwag nyo nga pong tinatakot si Roman. Aalis na po kami. Renzo, halika na. Hanggang sa umalis na nga si Isabel at Roman kasama ang batang si Renzo. Nang araw na yon ay tuluyang kinuha na nga ni Isabel ang lahat ng kanyang gamit na naiwan sa bahay nila. Tuluyan silang nagdesisyon ni Roman na magsama sa iisang bahay. Babe, kamusta ang pakiramdam mo? Dinalhan kita ng mainit na sabaw. Sambit ni Roman nang pumasok siya sa kwarto nila ni Isabel. Mula nang maging sila ay sa iisang kwarto na nga lang natutulog ang magkasintahan. Maayos naman na ang pakiramdam ko. Napagod lang siguro ako sa event kahapon sa office. Sagot naman ng dalagang si Isabel. Hindi kasi siya nakapasok sa trabaho ng araw na yon dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Hindi nagawang iwanan ni Roman na mag-isa ang kasintahan, kung kaya't pinili niyang hindi na lang din pumasok sa trabaho. Tumabi si Roman sa dalaga at bahagya pa itong niyakap. Yayakapin na lang kita kung nilalamig ka pa rin hanggang ngayon. Bahagya namang tumawa si Isabel at hinalikan pa nga siya sa pisngi ng binatang ama. Roman, sa palagay mo, magiging okay ako sa pamilya mo kapag nagpunta na tayo sa Baguio? Ilang segundo bago nakasagot si Roman. Oo naman. Nasabi ko na rin naman na sa kanilang tungkol sa'yo nung minsan na tumawag sa akin si Mama. Yung mga magulang mo lang naman ang problema eh. Matipit na ngumiti si Isabel. Huwag mo nalang pansinin ang mga sinasabi ng Mama at Papa ko ah. Siyempre, concerned lang din sila sa akin dahil nga sa nangyari sa inyo noon ni Marisa. Pero kahit na ganun, sigurado naman ako na luluwas din sila sa Baguio kapag ikakasal na tayo. Saglit na natahimik si Roman at napaiwas pa nga ng tingin bago muling nagsalita. Babe, naisip ko lang, hindi ba't mas maganda kung dito na lang tayo sa Manila magpakasal? Napakunot ang noo ni Isabel. Bakit bigla nagbago ang plano? At saka akala ko ba sa Baguio na tayo titira sa katapusan nitong taon? 2 buwan na lang Roman, magpupunta na tayo doon, di ba? At saka sabi mo nga, paniguradong may makukuha naman akong magandang trabaho doon. Sumagot naman si Roman. Kasi parang mas maraming project ang company namin ngayon dito sa Manila. Mahirap naman na madalas na dito ako, tapos nandun kayo sa Baguio ni Renzo. Tumango naman si Isabel. Kung sa bagay, nakuha ko naman yung point mo. Kahit saan naman ayos lang sa akin. Basta kasama ko kayo ni Renzo. Napangiti si Roman at hinalikan pa nga sa labi ang kanyang kasintahan. Renzo, kumain ka ng marami para sa susunod. Babalik ulit tayo dun sa beach. Sambit ni Roman sa kanyang 5 taong gulang na anak. Doon sa kanilang tahanan ay masayang naghahapunan si Isabel at Roman. Kasama rin nila ang batang si Renzo, pati na rin ang taga-alaga nito na si Nanay Belia. Roman, bukas may babalikan lang ako sa Cavite ah. May mga dokumento kasi doon na nareceive sila Mama na para sa akin daw. Sambit ni Isabel. Sumagot naman si Roman. Sige, gusto mo bang samahan kita babe? Salungat naman doon ang dalaga. Hindi na siguro. Kaka-absent mo lang na nakaraang araw sa trabaho. Baka tambak na naman ang mga gagawin mo sa opisina nyo. Magta-taxi na lang siguro ako bukas. Natutuwa naman na umikse na ang batang si Renzo. Daddy, Ninang Isabel, naubos ko na po ang pagkain ko. Napangiti naman si Isabel at Roman pati na rin si Nanay Belia. Patapos na silang lahat kumain nang marinig nila ang pagtunog ng doorbell. Agad naman na tumayo ang dalagang si Isabel. Ako nang magbubukas ng gate, baka yan na yung hinihintay ko na in-order ko online.
Lumakad nga palabas si Isabel para buksan ang gate. Nang buksan niya ito, ay bumungad sa kanya ang isang magandang babae na nakasuot ng sexing damit. Nang makita ng naturang babae si Isabel ay halatang nagtataka ito. Excuse me? Taga dito ka ba? Itatanong ko lang sana kung si Roman Hernandez pa rin ang nakatira sa bahay na to. Maging si Isabel ay nagtataka. Oo, dito pa rin siya nakatira. Teka lang, tatawagin ko lang siya saglit. Papasok na sanang muli si Isabel sa loob ng bahay, pero sakto naman na lumabas na rin doon ang binatang ama. Babe, sino yung dumating? Hanggang sa natigilan si Roman nang makita niya ang babaeng nasa harapan ni Isabel, bahagyang tumawa ang naturang babae. Han? Akala ko hindi na ikaw ang nakatira dito. Lumapit pa ang naturang babae kay Roman at humalik pa sa labi nito. Tila napatulala naman si Isabel sa kanyang nakita at halata na sobrang naguguluhan. Nagtanong naman ang babaeng bisita na nakakapit pa sa braso ni Roman. Teka lang Han, sino pala siya? Pinsan mo? Hindi agad nakasagot si Roman bagkos ay nakatingin lang siya kay Isabel na seryoso ding nakatingin sa kanya. Francine, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka nagsasabi na luluwas ka dito sa Manila? Hindi pa man nakakasagot si Francine ay nagtanong na si Isabel. Roman, sino ba siya? Doon ay tuluyang hindi na nakapagsalita ang binatang ama. Lumabas na rin naman na ng bahay si Renzo kasama si Nanay Belia. Agad itong sinabihan ni Isabel. Nanay Belia, ipasok niyo po muna si Renzo sa kwarto. Agad din itong ginawa ni Nanay Belia. Muli pang nagtanong si Isabel. Roman, bakit hindi mo masagot ang tanong ko? Sino ba ang babaeng yan? Nakataas ang isang kilay ni Francine na hinarap si Isabel. Fiancé ako ni Roman. Ikaw, sino ka ba? Hindi na nakasagot pa si Isabel hanggang sa kusang dumaloy ang kanyang mga luha. Doon ay tila nakahalata na rin si Francine. Roman, sinasabi ko na nga ba't may babae ka dito sa Manila. Kaya naman pala hindi ka pa rin bumabalik ng Baguio. Ang sabi mo isang buwan ka lang dito dahil plano mong kunin ang anak mo. Tapos malalaman ko na may binabahay ka ng babae. Hindi ka na talaga magbabago, Roman. Paulit-ulit na dinabog ni Francine ang dibdib ng binatang ama na nung mga oras na yon ay hindi na rin alam kung paano at kanino siya dapat magpaliwanag. Hinarap ni Francine si Isabel. Hoy, ikaw babae, pwede ba bago ka lumandi, kilalanin mo munang mabuti ang kinakalantari mo? Ikakasal na kami ni Roman 3 months from now. Kaya kung saan ka man galing, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Patuloy naman sa pagluha si Isabel hanggang sa tumalikod siya at agad nang tumakbo palabas ng bahay. Agad naman itong hinabol ni Roman at nahawakan siya nito sa braso. Isabel, sandali lang. Hindi pa man nakakapagpaliwanag si Roman ay isang malutong na sampal na ang inabot niya mula sa dalaga. Paniwalang paniwala ako sa iyo, Roman. Sana pala nakinig na lang ako sa mga magulang ko. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ayaw mong magpunta tayo sa Baguio. Kasi ayaw mong ipaalam sa akin ang totoong estado ko sa buhay mo. Kasi ayaw mong malaman ko na isa lang akong kabit. Roman, paano mo nagawa sa akin to? Hinawakan ni Roman ang kamay ng dalaga. Isabel, plano ko namang ayusin to eh. Hindi lang ako makahanap ng tiyempo. Pero maniwala ka sa akin. Ikaw ang mahal ko at hindi na si Francine. Binawi naman ni Isabel ang kanyang kamay. Kung mahal mo talaga ako, Roman, hindi mo itatago sa akin ang totoo. Kung mahal mo ko, hindi mo hahayaan na masaktan ako ng ganito. Tinulak pa ni Isabel si Roman at agad ngang tumakbo palayo ang dalaga. Napayuko na lang si Roman at hindi na ito hinabol pa. Matinding konsensya ang naramdaman ng binatang ama matapos niyang masaktan ang babae na mahal niya ng sobra. Yan na nga bang sinasabi ko sa Isabel? Hindi pa ba sapat sa iyo ang ginawa niya noon kay Marisa? Hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking yun. Sambit ni Nanay Melinda. Nang araw kasi na yon ay bumalik na nga sa bahay nila ang kanilang anak na si Isabel. Abala naman si Isabel sa pag-aayos ng mga gamit doon sa kanyang kwarto. Hindi na niya sinubukan pang sumagot sa kanyang ina.
napapailing si Nanay Melinda dahil sa galit. Pwede pa rin naman natin makita si Renzo kahit pa na hindi mo maging asawa yang si Roman. Doon ay sumagot naman na ang kapatid ni Isabel na si RC. Ma, tama na po yan. Hindi nyo na po kailangan sermonan si ate. Nasasaktan na ngayon tao. Kahit naman siya, hindi gusto ang nangyari. Nagkataon na umasa lang po siya na seseryosohin siya ni Kuya Roman. Kahit naman tayo, hindi alam na may babaeng pakakasalan na pala ang tatay ni Renzo, diba? Napatingin si Isabel kay RC at matipid siyang ngumiti dito. Napabuntong hininga si Nanay Melinda. Pasensya ka na anak. Kahit naman kasi ako, nasaktan sa ginawa sa'yo ni Roman. Pati na rin sa ginawa niya noon kay Marisa. Sige na, ayusin mo na yung mga gamit mo at sabay-sabay na tayo mananghalian sa baba. Lumakad na rin palabas ng kwarto si Nanay Melinda. Naiwan naman doon ang dalawang magkapatid. Saglit na nagpunta sa banyo si Isabel at doon ay kinuha niya ang isang bagay. Nang makita niya ito ay lalo pa ngang bumigat ang kanyang kalooban. Sa paglabas niya sa banyo ay inabot niya kay RC ang pregnancy test na hawak niya. Nakita ni RC ang dalawang guhit dito, hudyat na nagdadalan tao si Isabel. Napatingin si RC ng seryoso sa kanyang ate. Doon ay hindi na rin napigilan pa ni Isabel ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Agad naman na lumapit sa kanya si RC at niyakap siya nito. Nandoon ang matinding takot ni Isabel na tila unti-unting nangyayari sa kanya ang nangyari noon sa kanyang pinsan na si Marisa. Nakauwi na sa bahay si Roman pero hindi pa rin siya nababa ng kotse. Doon sa loob ng kotse ay pinagmamasdan niya ang mga litrato nila ni Isabel sa kanyang cellphone. Ang mga litrato sa mga sandali na masaya silang magkasama. Makikita ang masasayang ngiti nilang pareho sa mga litratong yon. Bakas doon ang matamis na pag-iibigan na nabuo sa hindi inaasahang pagkakataon. Hanggang sa isa-isa na nga itong binura ng binatang ama. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Hindi madali para kay Roman ang paglayo nila ni Isabel sa isa't isa. Pero para sa kanya ay ito ang dapat na mangyari. Ito ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang tuparin ang mga pangakong binitiwan niya sa babaeng una niyang pinangakuan. Sa babaeng una niyang pinangakuan at ang lahat sa kanila ni Isabel ay dapat na niyang kalimutan. Hindi pa nga kahit pa nga na sobrang mahal niya ang tiyahin ng kanyang anak. Kailangan niyang panindigan ang mga pangako niya kay Francine at ang pangakong wagas na pag-iibigan kahit pa nga na tila burado na ito sa kanyang puso at isipan. Matapos niyon ay bumaba na rin ang kotse si Roman at pumasok sa loob ng bahay. Naabutan niya doon si Francine na nasa sala. Sinalubong pa siya nito at humalik sa kanyang labi. Kumain ka na ba, Han? Gusto mo bang ipaghain kita? Matipid na ngumiti si Roman. Hindi na, Han. May pakain kasi kanina sa office kaya nakapaghapunan na ako. Si Renzo, natulog na ba? Naupo naman na ulit si Francine. Hindi ko alam. Yung tita mo ang kasama niya mula pa kanina. Saka nga pala, nakausap ko na sila mama. Sinabi ko na sa Sabado na tayo luluwas ng Baguio. Napakunot ang noo ng binatang ama. Teka, bakit agad-agad? Napairap si Francine sa inis. Ano pa bang inaantay natin dito? Diba sabi mo pwede mo nang bitiwan ang project nyo dito sa Manila dahil hindi naman na yun naka-assign sa'yo? Nagbuntong hininga si Roman. Alam mo naman na hindi ako pwede basta-basta bumalik sa Baguio. May mga inaasikaso pa akong papeles para sa anak ko. Doon ay tila uminit ang dugo ng kanyang fiancé. Roman, hindi pa rin ba tapos yan hanggang ngayon? Pwede bang yung kasal naman muna natin ang asikasuhin mo? Mula nang dumating ako dito, puro yung anak mo na lang ang nasa isip mo. Kahit nga sa pag-uwi mo dito, siya ang nakakamusta mo tapos ako parang wala lang sa'yo. Natigilan naman si Roman sa kanyang narinig. Francine, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Anak ko ang pinagseselosan mo. Anak ko na nanggaling sa dugo ko. Sumagot naman si Francine. Alam ko yun, pero ilang buwan na lang ikakasal na tayo. Marami pa tayong dapat asikasuhin sa Baguio. Hindi ba pwedeng iwanan mo na lang muna siya dito? Tapos,
balikan natin pagkatapos ng kasal. Nasabi mo na kinuha mo lang siya mula sa pamilya ng kamag-anak ng nanay niya. Bakit hindi mo na lang siya ibalik doon? Sa palagay mo ba hindi kita mabibigyan ng anak? Roman, magkakaanak ka rin naman sa akin. Seryosong tiningnan ni Roman si Francine. Francine, sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na lumalabas ngayon sa bibig mo ang mga salitang yan. Anak ko ang pinag-uusapan natin dito at hindi kung sinong bata lang. Mahal ko ang anak ko at ayaw kong mawala siya sa akin. Huwag mong antayin na pumili pa ako kung sino sa inyo ang kaya kong bitawan. Dahil sinisiguro ko sa iyo, hindi mo magugustuhan ang isasagot ko. Napatigil si Francine at seryoso ring tumingin kay Roman. Bakit Roman? Ano bang isasagot mo kung papipiliin kita? Siya na kailan mo lang nakasama? O ako na nagmahal sa iyo ng totoo? Ilang segundo bago nakasagot si Roman. Hindi mo ko mahal, Francine. Dahil kung mahal mo ko, hahayaan mo ko sa kasayahan ko. Oo, si Renzo ang nagpapasaya sa akin ngayon. Kaya kung pinapapili mo ko, mas gugustuhin ko na mawala ka sa buhay ko kaysa sa anak ko. Sa galit ni Francine ay pumatak ang kanyang luha at isang malutong na sampal ang binigay niya sa binatang ama. Padabog na umakyat si Francine at doon ay umiyak siyang iniimpake ang lahat ng kanyang gamit. Napaupo na lang si Roman sa sala. Hindi niya rin napigilan ang kanyang mga luha at napasabunot na lang siya sa kanyang sarili dahil sa galit. At sa gabing ang yun ay tuluyang umalis si Francine sa kanyang bahay. Tuluyang natapos ang tatlong taon na kanilang pinagsamahan. Palabas na ng building ang dalawang buwang buntis na si Sabel. Sinalubong pa siya ng isa sa security guard ng kanilang kumpanya. Ma'am Sabel, ako na po ang maglalagay ng mga gamit niyo sa kotse. Sambit nito. Ngumiti naman ang dalaga. Hindi na po sir. Wala pa po ako nakukuha ang taxi. Napakunot ang noo ng sikyo. Pero ma'am, nandyan na po ang sundo niyo. Natigilan si Sabel nang makita niya ang itim na kotse sa kanilang harapan. Ito ay pagmamay-ari ni Roman. Ilang segundo pa ay lumabas na nga dito si Roman para salubungin siya. Agad-agad ay nagmadaling lumakad paalis si Sabel. Malakas pa ang ulan ng sandaling yon. Sa kasagsagan ng kanyang paglalakad, ay doon niya lang nagawang buksan ang kanyang payong. Sinundan naman siya ni Roman na nakasakay sa kotse. Binagalan nito ang andar para sabayan ang dalaga. Sabel, sumakay ka na. Ako nang maghahatid sa iyo pauwi. Hindi naman ito pinansin ni Sabel. Bagkos ay binilisan niya pa ang kanyang paglalakad. Lumabas naman na ng kotse si Roman at hinawakan ang braso ng dalaga. Sa galit ni Sabel ay hinampas niya pa ng payong ang binatang ama. Dahilan para masira ito at pareho na nga silang nababasa ng ulan. Roman, pwede bang tigilan mo na ako? Hindi naman nagpaawat si Roman. Sabel, bakit hindi ka sumasagot sa mga text at tawag ko? Naghiwalay na kami ni Francine. Sabel, wala nang makakapigil sa atin. Naghiwalay kami kasi hindi niya kayang tanggapin si Renzo sa buhay namin. Hindi katulad mo na mahal na mahal ang anak ko. Sabel, ikaw ang gusto kong pakasalan at hindi siya. Maniwala ka naman sa akin. Kasabay ng pagbuhos ng ulan ay ang pagdaloy rin ng mga luha nilang pareho. Roman, sa palagay mo ba dahil sa sinabi mo, basta-basta ko nalang makakalimutan ang ginawa mong panluloko sa akin? Sa ilang buwan na pagsasama natin, lahat yun puro kasinungalingan. Hindi mo alam kung anong trauma ang dinulot mo sa buhay ko. Kaya pwede ba lubayan mo na ako? Hinawakan pa ni Roman ang kamay ng dalaga. Sabel, patawarin mo ko kung niloko kita. Patawarin mo ko kung hindi ko agad nasabi sa iyo ang tungkol kay Francine. Kasi hindi ko naman akala ay nahahantong tayo sa ganung pagkakataon. Hindi ko inaasahan na mamahalin pala kita. Sabel, lahat na nangyari nung magkasama pa tayo. Lahat yun totoo. Pati yung pagmamahal ko sa iyo. Totoo yun at hindi ka sinungalingan. Paniwalaan mo naman ako kahit sa huling pagkakataon, Sabel. Agad naman na binawi ni Sabel ang kanyang kamay. Roman, kaya naman kitang paniwalaan pero hindi na kita kaya pang pagkatiwalaan. Ilang segundo pa bago nakasagot si Roman. Nagpunta ako sa bahay niyo kanina. Nasabi na sa akin na mama mo nabuntis ka. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na magkakaanak na rin tayo?
Huminga ng malalim si Isabel bago sumagot. Para saan pa? Iniwan mo na rin naman na ako, diba? Katulad ng ginawa mo kay Marisa. Katulad ng pang-iiwan na ginawa mo kay Renzo. Umiling si Roman at napahagulgol sa pag-iyak. Hindi totoo yan, Isabel. Nandito ako para samahan ka. Nandito ako para ituloy ang sa ating dalawa. Kasama si Renzo. Kasama ang magiging anak natin. Sumagot naman si Isabel. Ayaw ko na, Roman. Tinanggap ko ng lahat. Tinanggap ko na nagaya na ako kay Marisa. Kasi hindi naman malabo na doon rin talaga mapunta, diba? Tinanggap ko na mag-isa kong bubuhayin ang anak natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagdadamot sa'yo ang anak natin hindi katulad na ginawa sa'yo ni Marisa. Hahayaan kitang lumaki na kinikilala kanyang ama. Tapos, pwedeng antayin mo na lang din na mamatay ako para makuha mo rin siya at mapunta sa poder mo. Umiling naman si Roman. Kasama ka sa pangarap ko, Isabel. Yung pangarap nating dalawa, di ba? Nagpahid naman ng luha ang dalaga. Tama na, Roman. Kinalimutan ko na ang pangarap nating yun. Napatigil si Roman at bahagyang napayuko. Talaga bang ayaw mo na, Isabel? Napahagulgol si Isabel sa pag-iyak at umiling siya. Ayaw ko na, Roman. Patawarin mo ko. Doon ay napahagulgol rin si Roman sa pag-iyak at tumango siya. Kung yan talaga magpapasaya sa'yo, hahayaan kita. Kung sa desisyon na yan ikaw magiging panatag, pagbibigyan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi pa rin malalayo sa'yo si Renzo. Bibigyan pa rin kita ng karapatan sa kanya katulad ng pagbigay mo sa akin ng karapatan sa magiging anak natin. Bahagyang napayuko si Isabel. Roman, patawarin mo ko. Tumalikod si Isabel at agad na ngang sumakay sa taxi na dumaan. Naiwan naman doon si Roman na nasa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Masakit man para sa kanya pero doon ay tuluyan na rin niyang pinalaya ang babaeng mahal niya. Tuluyan niyang binigay kay Isabel ang katahimikan na sa palagay niya ay talagang magpapanatag sa kalooban ng dalaga. Dalawang linggo ang lumipas ay mas naging maayos na nga ang kalagayan ni Isabel. Masakit man ang kinahantungan ng pag-iibigan nila ni Roman, pero nagpatuloy siya sa kanyang buhay. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti niyang kinakalimutan ang mapait na nakaraan. Doon ay naging handa na rin ang loob ni Isabel na buhayin ang kanilang magiging anak na mag-isa. Isang gabi ay umuwi si Isabel galing trabaho at naabutan niyang maingay sa loob ng kanilang bahay. Dinig niya ang masayang tawanan ng kanyang pamilya. Pagpasok niya sa loob ay isang bata ang sumalubong sa kanya. Ninang Isabel! Tuwang-tuwa ang batang si Renzo nang makita si Isabel. Napatigil ang dalaga pero agad rin na namutawi ang ngiti sa kanyang labi nang makita niya ang mahal niyang pamangkin. Renzo, nandito ka pala. Nakangiti naman si Renzo. Ninang Isabel, doon po ako matutulog sa kwarto mo mamaya ah. Bahagyang tumawa si Isabel at tumango. Oo naman, tabi tayo matutulog ni Ninang Isabel ah. Tinawag naman na si Renzo ni Nanay Melinda. Renzo, halika na. Ubusin mo na muna itong pagkain mo para mamaya matutulog na kayo ng Ninang Isabel. Agad rin naman na bumalik si Renzo sa pagkainan kung saan kasabay niyang kumain ang kanyang lolo at lola. Napatingin si Isabel kay RC. RC, anong ginagawa dito ni Renzo? Matipid na ngumiti si RC. Dinala siya dito ni Kuya Roman kanina. Pangako niya daw kasi sa'yo yun. Pangako niya na palagi mo pa rin daw makikita si Renzo. Napaiwas ng tingin si Isabel. Nagbuntong hininga si RC bago muling nagsalita. Isang beses sa isang linggo daw, dadalhin niya dito si Renzo. Para kahit paano, mabawasan daw ang stress mo sa trabaho. Ate Isabel, alam talaga ni Kuya Roman kung ano ang magpapasaya sa'yo ano? Sumagot naman si Isabel. Pero RC, bago pa matapos si Isabel ay muli nang nagsalita si RC. Huwag kang mag-alala ate. Nasabi sa akin ni Kuya Roman na hindi niya ito paraan para guluhin ka. Wala na daw siyang balak pang manggulo. Gusto niya lang talaga na maging masaya ka habang nagbubuntis. Tuwing Friday, dadalhin niya dito si Renzo. Dadalhin niya daw dito si Renzo sa oras na nasa trabaho ka pa. Para
hindi mo daw siya makita. Ayaw niya daw makaapekto sa pagbubuntis mo ang sama ng loob mo sa kanya. Napaupo naman si Isabel at nagbuntong hininga. RC, wala naman akong sinabi sa kanya na sasama ang loob ko kapag nakikita ko siya. Pero kung sa bagay, mas maganda na rin siguro yun. Maganda na rin siguro na hindi ko siya makita para mas maging panatag ako. Sumagot naman si RC. Ate, napansin ko lang. Puro kabutihan mo ang iniisip ni Kuya Roman. Pati kabutihan na magiging anak niyo. Sa katunayan, gusto niya nga ibigay sa iyo yung luma niyang kotse para lang hindi ka daw mahirapan sa pagpasok sa trabaho. Pero sabi ko, hindi ka naman papayag. Bahagyang tumawa si Isabel. Dapat pumayag ka na. Eh di sana may kotse na tayo. Napakunot ang noo ni RC. Ano ka ba naman Ate Isabel? Ngumiti naman si Isabel. Nagbibiro lang ako RC. Hayaan na lang siguro muna namin ang mga sarili namin na makalimot. Total naman, nangako rin ako sa kanya na hindi ko rin ipagdadamot sa kanya ang anak namin. Kahit paano, nakita ko na naging mabuti siyang ama kay Renzo. Kaya malaki rin ang tiwala ko sa pagiging tatay niya. Matipid na ngumiti si RC hanggang sa lumapit na sa kanila si Renzo na katatapos lang kumain. Doon kahit paano ay gumaan ang kalooban ni Isabel. Natutuwa siya na sa mga simpleng pangako ay tumutupad pa rin ang lalaking ama ng bata na kanyang dinadala. Nagtuloy-tuloy nga ang ganong setup sa buhay nila Isabel at Roman. Isang beses sa isang linggo ay dinadala niya si Renzo sa bahay nila Isabel. Masaya naman si Isabel na madalas pa rin niyang nakakasama ang kanyang pamangkin. Sa mga oras na nasa trabaho si Isabel ay doon niya dadalhin at susunduin ang kanyang anak. Paraan niya yon para hindi magtagpo ang mga landas nila ni Isabel. Pero lingid sa kalaman ng binatang ama na kung minsan ay nandoon lang si Isabel sa bahay kapag nagpupunta siya doon para ihatid o sunduin si Renzo. Nagtatago si Isabel at hindi naiiwasang sumilip sa bintana. Walang kamalay-malay si Roman na nakikita pala siya ng babaeng nagdadala ng kanyang pangalawang anak. Sa paglipas ng mga buwan na ganon ang kanilang tema, ay unti-unti ring nawala ang galit ni Isabel para kay Roman. Doon kasi ay nakikita niya ang dedikasyon ni Roman sa pinangako nito sa kanya. At hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili na malaki pa rin ang puwang ng binatang ama sa kanyang puso. Isang gabi ay umalis si RC kasama ang kanyang mga magulang. Tanging si Isabel lang ang naiwan doon sa bahay. Sa araw na yon ay ang araw din na dadalhin ni Roman sa kanila ang batang si Renzo. Napatigil si Roman nang si Isabel ang nagbukas ng gate para sa kanya. Ninang Isabel! Tuwang-tuwa si Renzo na agad yumakap sa kanyang tiyahin. Ngumiti naman si Isabel. Renzo, pumasok ka na doon sa loob ng bahay. Hindi naman maalis ni Roman ang mga mata niya sa dalaga. Matipid na ngumiti si Isabel kay Roman. Roman, salamat sa pagdala dito kay Renzo. Umalis kasi sina RC at mamaya pa sila makakauwi. Kahit paano, nandito na si Renzo kaya may makakasama na ako. Tumango lang si Roman. Isabel, malaki na pala ang tiyan mo. Ngumiti si Isabel na sumagot. 8 buwan na. Next month, manganganak na ako. Makikita mo na ang pangalawa mong anak. Unti-unti ring napangiti si Roman. Kinuha ni Isabel ang kamay ni Roman at nilagay ito sa kanyang tiyan. Madalas, sumasakit ang tiyan ko sa kakasipa niya. Sa palagay ko, makulit na bata din tong anak natin. Bahagyang tumawa si Roman. Sana katulad din ni Renzo na active sa maraming bagay. Isabel, salamat pala ha. Salamat kasi sa kabila ng mga nagawa ko, binibigyan mo pa rin ako ng karapatan dito sa magiging anak natin. Nagbuntong hininga si Isabel. Kalimutan na natin yun, Roman. Muli pang umiti si Roman. Saka nga pala, nasabi pala sa akin ni Renzo na gusto niya dito mag-birthday sa inyo. Pumayag naman ako. Okay lang din naman sa'yo, diba? Ngumiti si Isabel at tumango. Walang problema, Roman. Baka nga sumabay pa ang birthday ni Renzo sa panganganak ko. Pero nandiyan naman si RC para tulungan ka sa pag-aasikaso. Tumango lang din ang binatang ama. Paano? Dito na muna ako.
Susunduin ko na lang bukas ng gabi si Renzo. Tumalikod naman na si Roman at akmang papasok na sa kotse nang muling magsalita si Isabel. Roman, sandali lang. Napatigil si Roman at tumingin kay Isabel ng seryoso. Nagbuntong hininga naman si Isabel. Alam ko na kung bakit masaya si Renzo dito sa amin. Kasi kasama niya ang lolo at lola niya. Siguro kasi iba pa rin kapag buo ang pamilya. Natigilan si Roman nang makitang pumatak ang luha ng dalaga. Isabel, okay ka lang ba? Muling nagsalita si Isabel. Roman, hangad ko rin ang buong pamilya. Kasama si Renzo at magiging anak natin. At kasama ka. Napakunot ang noo ni Roman. Isabel, hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Ilang segundo pa bago nakasagot ang dalaga. Roman, sa pagsundo mo dito kay Renzo bukas, pwede bang isama mo na rin ako? Natigilan si Roman sa kanyang narinig. Kusa ding dumaloy ang kanyang mga luha at agad-agad ay mahigpit na niyakap ang buntis na si Isabel. Oo naman, pwedeng-pwede Isabel. Gustong-gusto ko babe. Bukas na bukas, susunduin ko kayo dito ni Renzo. Unti-unting napangiti si Isabel at isang matamis na halik pa ang pinaabot sa kanya ng binatang ama. Sa paglipas ng mga araw ay doon na nga muling tumira si Isabel sa bahay ni Roman hanggang sa ipanganak ni Isabel ang kanilang anak. Doon ay muli silang nagsama kasama ang kanilang mga supling. 3 buwan lang mula ng mga anak si Isabel ay naganap ang isang masayang kasalan sa pagitan nilang dalawa. Doon ay mas napatunayan na totoo ang pag-ibig na nabuo sa pagitan nila Isabel at Roman. Isa pa nga sa patunay dito ang bata na naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Taon ang mga lumipas ay naging matatag at buo ang kanilang pamilya. Dahilan na rin nito ay ang matinding pag-ibig na nagbubuklod sa 2 magulang na sina Isabel at Roman. Roman, kumain ka na ba? May tinabi akong ulam para sa iyo. Sambit ni Isabel na makauwi ang kanyang asawa. Ngumiti naman si Roman. Ginabi kasi ito ng uwi dahil sa dami ng tinapos na trabaho. Humalik pa si Roman sa kanyang misis. Sakto, gutom na ako. Sabayan mo naman akong kumain babe. Naghain nga si Isabel at sabay silang kumain ng kanyang mister. Sila Renzo at Rachel, tulog na ba? Tanong ni Roman. Sumagot naman si Isabel. Maaga ko silang pinatulog kanina. Paano ba naman kasi? Nag-away na naman. Itong si Renzo, ang hilig asar rin si Rachel. Ito namang si Rachel, kaunting asar lang ng kuya niya, umiiyak na kagad. Bahagyang tumawa si Roman. Kaya siguro gusto mo na ulit magtrabaho kasi stress ka na sa mga bata, no? Natawa din naman si Isabel. Hindi naman sa ganun. Sa totoo lang, nasanay na rin naman ako sa 2 makukulit na yun. Napangiti si Roman at hinalikan pa nga sa pisngi si Isabel. Hindi maipagkakaila na lumipas man ang maraming taon ay nanatiling naging mainit ang pagsasama ng mag-asawa. Sa katunayan ay pinagbubuntis na nga ni Isabel ang kanilang 3rd anak at isa rin ito sa nagiging dahilan para pagtibayin ang kanilang pagmamahalan. Ang pagmamahalan na hindi man inaasahan sa simula, pero sa huli ay ito rin ang nagbigay kasiyahan sa kanilang mga buhay at sa kanilang pagsasama. At dito nagtatapos ang kwento. Ako pong muli si Lucas Mariano at magandang gabi po.